Mega mega love shout out Tita Bear. Shout out Jen. Alright, mga mga love, shout out Tita Beth. Eh, hintayin natin yung iba na ko. Ito, napakaganda. Kaganda eh. Papakita na ako, baka kaya hindi sila napasok kasi hindi ako nakikita. Mga mga love, shout out sa lahat naman nandito. Pa-share naman po, share natin yan. Sunday, happy Sunday sa lahat. Sunday na. Ka-Sunday na. Sipag, si Tita Beta, sipag mo, ha? Mama Jerma, kamusta? Mega mega love shout out. Dapat pala magbago na ako ng ano, Mama Jerma. Hindi na dapat mama tawag ko sa iyo kasi meron na siya. Meron na siyang jawawers. Kamusta po sa inyo?
Mega Mega Love shoutout sa lahat. Sa lahat ng Jowa words. Dapat hindi na pala mama ang tao. Hindi, ako ang original. Naka-video kami ni Aray sa'yo palagi, Tita Bet. Ayun. Okay lang yun, Kuya M. Nasanay na ako dun. Hindi, ako naman ang original eh. Sa bandang uli, ako pa rin ang magwawagi. Hindi, charot lang. Ay, may ka love, shoutout mo sa inyo. Shoutout. Nako, abangan nyo ang aking mga sasabihin dito. Ito talaga, wala, pawang katotohanan lamang. Hindi muna ako magja-jacket kasi baka mamaya may pumasok. May pumasok na hindi maganda. The original Kuya M Vlogs. Oh, alam mo, Tita Bet, lumaki nga kuryente ko eh. Hindi, okay lang. Wala naman problema. Kasi yung isang laptop ko, iniiwan ko sa'yo. Dito sa studio. So, pag nakita ko na naka-live ka, excuse, pag nakita ko naka-live ka na, naka-video na yung laptop ko. Pag gising ko na umaga, tsaka ko lang pinapatay. Ako, hindi nakatambay ng ayos, Tita Bet, pag-araw, gamit ni Torrent Phone. Oo nga, ayan. Kuya M, pumopogi. Kuya M, pumpogi. Ganyan yata pag nasasaktan Mama Jerma. Ganyan yata pag nasaktan ng anak mo. Hindi, charot lang, charot. Minsan, ayoko lang ang tumingin sa my day niya. Nasaktan lang ako. Akala ko, ako na. Hindi pala. May love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa mga nandyan, mga kaibigan. Hintay po natin yung iba, ha? Akala ko ako na, hindi pa pala. May iba pa pala. Hindi, tatagal yan, Tita Bet. Walang problema. Marami nang gumawa niyan, Tita Bet. Saglit, nangangati yung likod ko eh. Marami nang gumawa niyan, Tita Bet. Yung mga ganyan na, ano. Oo. Pero kung, ano, mas maganda talaga laptop kapag naka, pag magsa-silent live ka, mas maganda laptop. Alright, everybody, love, shoutout po sa inyo, ha? Yan. Okay lang yan. Ang gawin mo ganito, Tita Bet, di ba magcha-charge ka? Ang gawin mo, bago ka mag-live, kailangan naka-full charge. Tapos, mag-live ka. Oo, tapos hayaan mo mag-lobat. Pero tingin ko yung Android, meron na silang ano eh. Meron na silang features na parang ano, parang pag naka 100% na yung charge, automatic hindi na siya nagcha-charge. Automatic dinidisable niya yung charging. Ayun ang alam ko, ha, ngayon. Kasi yung cellphone ko, ganun. Pag naka 100 na, hindi na siya nagcha-charge. Alam ko ganun ang mga Android ngayon. Ewan ko lang sa mga ano, ha. Shoutout sa 8 million in the house. Ano, mga naka-BG lang kayo. Makikinig sa issue. What's up, tropa? What's up ka dyan? Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit ng ginagawa mo. Ang sakit. Nasaktan ako. Nagseselos ako. Ewan ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Princess, malay mo naman, di kayo magtagal. Charot. Pag nasaktan ka, nandito lang si Kuya Emma.
Sa una lang naman sweet. Wala pa naman, ilang buwan na kayo? Wala pa kayo isang buwan, di ba? Oh. Ha? Wala pa isang buwan, di ba? Alam mo, ako pwede akong mag-ano. Ako walang problema sa akin kasi pag umuwi ako ng Pinas, wala na. Pwede ko siyang, ano, pwede kami maghiwalay. Ah. Ano? Oh, di ba? Eh, kahit saan naman, kahit anong mangyari, diyan pa rin naman ako uwi sa Pinas. Mahal mo ba? Baka kaya mo lang siyang mahal kasi gawa sa akin, di charot lang siya. Basta maghihintay pa rin ako. Kakampi ko ang Team MMM at ang nanay mo. Oh, hindi ah. Ayun pagsawa, hindi ah. Hindi sasawa. Hindi sasawa. Alam mo, hindi ako madaling magsawa. Pwedeng naman nating sabihin na sinusunod ko lang yung nararamdaman ng puso ko. O, di ba? Siyempre, isa lang ang puso natin. O, ikaw, di ba? Pag naramdaman mo na may iba ka mahal, ano? Anong gusto mo? Lolokohin mo pa yung taong, ano? Siyempre, hiwalayan mo na yun para wala nang masaktan sa inyo. Talaga si Princess. Alam, gaganyan-ganyan ka pag yung jowa mo, nako, sinasabi ko sa'yo. Pag ikaw sinaktan yan, tingnan mo, uuwi talaga ako. Sa inyo ako dadaretso. Pag ikaw sinaktan yan, magpapasundo ako sa Team MMM, tas daretso kami sa inyo. Oo. Kuya M, bagay pala sa iyo yung gupit. Oo, nagpagupit po kasi mahaba na po buhok ko, kaya po nagpagupit. Oo, sabi nila pag nasaktan ka daw, pagupit. Whoosh! Alam mo, Princess, ha? Tandaan mo, sasabihin ko ngayon, date March 3, 2024, ha? Kayong mga babae ang hihiling niyo sa mga ganyan. Takot sa inyo yan. O, nasan ka? Nasan ka ngayon? O, nasan ka? Nasa bahay ka na? Nasa bahay ka na ba? Nasa bahay ka? O, sa tingin mo ba? Ano, alam mo kung anong ginagawa niya ngayon? Takot-takot. Kayo, may ang kampanting-kampanting kayo sa ganyan. Takot. Pag hindi na kayo kasama niyan, ewan ko lang. Takot sa akin yun. Ayun nga masama eh, takot sa'yo. Baka mamaya sa sobrang takot sa'yo, magsawa. Natatawa tuloy si Tita Beth. Nasa bahay, nagre-review ako. O, tingnan mo. O, nagre-review ka. O, siya. O, alam mo ba kung anong ginagawa niya? Ano? O, wala. Sa isang minuto, marami pwede mangyari. Oh, magka-video call ba kayo ngayon? Hindi. Oh, wala. Ikaw nagre-review siya na saan. Ay, nako, nakatambay yun. May magalang shoutout po sa inyong lahat. ano? Oh, takot-takot. Naku, Diyos ko. Oh, takot siguro pag magkasama kayo. Oh, pero pag hindi na, wala na. Ano ka ba? Lalaki din ako. May kapatid ka rin lalaki. Alam mo yan. Di ba, Tita Beth? Oh, tawa-tawa si Tita Beth. Ayan ang sinasabi ko. Minsan, hindi pwedeng mahal lang. Tita Lorgy, mega love shoutout sa'yo, Tita Lorgy. Minsan, hindi pwedeng mahal lang, ha? Oo, hindi pwede yung takot-takot-takot sa akin yun. Mahal ako noon. Oh. Tropa, malapit na birthday ko. Oh, edi happy birthday. May nagmamahal na sa'yo, yan lang naman mahalin pa kita. Hindi na pwede yung ganun. Dati, kung walang nagmamahal sa'yo, mahal kita. Eh ngayon, hanggang bati na lang tayo kasi baka mamaya. Mamaya, pag binigyan kita ng pa-birthday, magalit sa, magselos. Oh, di ba? So, bati na lang muna. Happy birthday. Happy birthday to you.
Mayabang alam, shoutout po sa inyong lahat. Ha? Masaya si Kuya Emo. Eh. Nako, Tita Bet, lagi po tayong masaya. Araw-araw, happy. Kailangan lagi tayong happy. Tito Psyche, mayabang alam, shoutout Tito Psyche. Yung baby nyo, may baby ng iba. Ay, mega love, shoutout po sa inyo, ha? 11 million in the house, mega love, shoutout. Ano, gusto niyo na ba simulan yung, ano, ibubulgar ko dito? Ha? Meron tayo ibubulgar. Alright, may mga love, shoutout R.A. Garcia. John Carroll Vlog, mega love, shoutout. Bal Elka, mega love, shoutout. Ka-artista networking. mega love, shoutout. Ayan na si Strawberry Girl. Ay, mga love, shout out po sa inyo, ha? Bahala ka dyan talaga. Huwag kang ano. Sige lang, bal. Alam ko, busy kayo, anilag. Huwag kang ano. Nako, sinasabi ko sa iyo, princess. Alam mo, pag pinaya ka niyan, uuwi ako. mga love, shout out sa lahat ng mga nandito. Oo, strawberry pala ang gusto. Nakanang... strawberry. Gusto mo strawberry? Oh, meron ako. Strawberry flavor. Whopper. Sampal ko sa mukha mo to eh. Mamili kayo. Sino una kong titirain? Sino una kong titirain? Unahin natin yung mas matanda. Kasi mas matanda yun eh. Ay, mega love, shoutout. Ako na, hindi, ako, eto, sige. Pass ka muna. Ipapass muna kita, Jerry Boy, ha? Pass na muna kita. Dito tayo sa gigil na gigil. Oo, yung feeling maraming alam sa mundo. Pass muna si Jerry Boy. Oo. Total, wala naman siya sinabi sa akin nung nag-iinom-inom siya kay RMTV tsaka nag-yoyosi-yosi siya, akala mo, bad boy. Tapos pagdating sa live ni Aray Garcia, God bless you all. Buisit! Kinayupak ka. Iinom-inom ka ng Red Horse Incan, tapos nagyoyosi-yosi ka. Pagdating sa live ni Aray, God bless you all. Oo, sampaling kono mo eh. Yan po yung mga typical na tinatawag na banal na aso, santong kabayo. Yung mga ganyan. Diyan ako inis na inis. Yung laging ginagamit ang Diyos. Akala mo, napaka maka-Diyos. Yung pala, maka-juice. Oo. Next time, Jerry Boy, ang tangang inumin mo, wag Milo. Oo. Akit-akit ka sa live ng iba. Magiinom ka, magyoyosi ka, sisindi-sindi ka pa. Pagdating sa live ni Aray Garcia, God bless you all. Tapos sasabihin, epal ako. Okay lang na epal.
Oo, okay lang na epal. At least hindi hindi nagyoyosi at hindi umiinom sa live. Nako, Diyos ko. Dito ka umakyat sa live kung magiinom ka. Gawin kong ashtray yung bumbunan mo. Paano hindi mag-e-epal sa'yo? Eh, kung san-san ka umakyat ng live. Tapos kung manang-mana ka sa anak mo, aba. Sa anak mong si Winox ni. Oh, eto naman, si Boy Strawberry Flavor. Oh, kung ano naman pinagsasabi, ayaw maging masaya. Etong taon to ang galit sa saya. Etong taong to, alam nyo to si Winox ni, eto ang taong galit sa tao, sa galit sa mga taong nakakakita ng masaya. Pag nakakita siya ng masaya sa ibang tao, yung masaya, yung magkasama, tas masaya, galit na galit. Seryoso. Nakita lang na magkasama kung ano na nang pinagsasabi. Tapos babanat na, strawberry flavor. Sampalin kita ng strawberry flavor eh. Gusto mo, sampal ko sa itong wapper ko sa strawberry flavor. Oo, babanat na naman ng salita na hindi naman totoo. Kung ano nang pinagsasabi. Oo, naku, mag-ready ka. Sinasabi ko sa'yo, mag-ipon-ipon ka na ngayon. Manghiram ka na kung kanino ka manghiram ng malaki-laking halaga. Ayaw mo maging masaya. Sarap-sarap maging masaya sa buhay. Akala namin nananahimik ka ng hinayupak ka. Bigla-bigla ka na naman babanat sa live. Oo, diba? Sarcastic Idiots. Ang ganda ng pangalan na ipinalit mo sa channel mo. Idiots ka talaga. Idiota. Napaka-idiot mo. Sasabihin mo, wala akong pakialam. Wala, bahala ka. Tirahin mo ko, wala akong pakialam sa'yo. Talaga. Itirahin talaga kita. Wala na namang kwenta yung mga pinagsasabi mo sa live ni Ari. Alam mo, wala na. Napuno mo na ang salop. Ang tanga mo, kung nanahimik ka lang sa live ni Aray nung Sabado, hindi mangyayari to. Oo, sinasabi ko sa'yo. Oo. Sino bang maniniwala sa'yo? Eh, alos lahat ng sinasabi mo, peke. Ako. Ibidin siya. Nasa na ibidin siya. Oh, naitago mo ba yung sinasabi mong strawberry flavor? Pag yan may pirma ni Aray Garcia, sige, titistigo ako. Pag tumayo ang testigo, kay Susan tayo. Gagawa-gawa ka ng salita, hindi naman totoo. Una, sinabi mo, buntis si Aray. Oh, Diyos ko lang niya. Oh. Diba? Buntis daw si Aray Garcia. Dibdib nga, hindi lumalaki. Tsampa kaya. Ikaw talaga, kung gagawa ka lang ng kwento, yung hindi pa ka panipaniwala. Buntis, buntis. Dibdib nga, hindi lumaki. Tsampa kaya. Ang taon to. Alakas ng trip sa buhay, no? Mapansin lang eh, maano lang eh, makakuha lang ng simpatya eh. Lahat ng hindi pumapabor sa kanya, black eh. Magchachat sa iba. Pag hindi pumabor, oh, black. Oh, anong gusto mo? Ikaw ang kakampiyan. Oh, ano, wag mo sabihin hindi ka nakikinig sa akin. Oo, oh, di ba? Di ba? Wag mo sabihin. Kawawa ka naman. Alam mo, sa totoo lang, nakakaawa ka na. Nakakaawa kang nakakainis, nakakaasar na nakakatawa. Pinagtatawanan na namin lahat ng mga pinagsasabi mo sa totoo lang. Ako, tuwan-tuwa na ako sa sinasabi mo. Alam mo kung bakit? Wala. May ebidensya po.
Ito ha, ito sasabihin ko. Sinabi ni R.A. Garcia yan kahapon sa live niya. Lahat po ng sinabi ni R.A., alam ko po yan. Hindi, bilang respeto, kaya na nga sinabi nyo, di ba? Sabi nga po ni R.A. sa live niya na ako po ay, anong tawag doon, matured po talaga ako mag-isip. Hindi po ako yung tipong tao na pag may sinabi ka sa akin, ipagkakalat ko sa iba. Unless kung babayaran nyo ko ng 5 million. Oo. Swerte mo, hindi kita napagkakitaan, Winox. Kung pinagkakitaan ko lahat ng alam ko, bibigyan kita ng 10%. Baka kasi wala ka ng pambayad ng internet. O baka mamaya, wala ka, baka sira cellphone mo. Ganon. Eh kaso wala eh. Walang nag-offer sa akin ng 5 million. 1 million nga, wala nag-offer. O, wala. Ayun, tapos inilabas niya. Lahat po ng sinabi niya, alam ko po yan. Lahat po ng sinabi niya, alam ko po yan. Pero never ko pong inilabas in public kasi hindi naman ako katulad ni Winox. Diba? Oh. Bakit ko naman sasabihin? Siyempre, ang isang tao, pag may tiwala sa'yo, huwag mong sisirahin yung tiwala. Nakikinig ka ba? Malamang, tama yun. Alam mo, nako Diyos ko, sisikat pa si Ari Garcia sa ginawa mo. Pag eto, nagpatulpo, kawawa ka. Mamaya, pag tinawagan ka ni Idol Rabi, iyak-iyak ka. Katulad ng ginagawa mo sa amin nung nagbibideo call tayo. Iyak eh. Kasi, reset. Ano? Diba? Nako, pag si Idol pa nagsabi sa'yo, magtrabaho ka. Lahat na lang ini-involve mo. Siguro kung totoo lahat ng sinasabi mo, eto lang guys ha, maniwala kayo sa akin. Siguro kung totoo lahat ng sinasabi mo kay RA, milyonaryo na yan. Baka may mansion na yan. Oo, baka hindi na naka-Honda Civic yan. Sinasabi ko sa'yo, kung totoo lang lahat ng bintang mo sa kanya, mayaman na yan, si RA Garcia. Baka hindi na nga nagla-live yan eh. Oh. Eh kaso hindi totoo yung sinasabi mo. Lahat po ng mga naririnig nyo po dun sa mga sinasabi ni Minox, ni Sarcastic Idiots. Idiot kasi. Gagawa lang ng pangalan, idiot pa. Wala, idiot ka talaga. Di ba? Oh. Huwag kayong maniniwala doon. Kaya sa lahat ng, sige, kumampi kayo. Eto lang, ha, paalala ko lang sa mga kakampi. Kumampi kayo kay Winox. Uutangan lang kayo niya. Yung utang na walang balikan. Brother, mayroon ka lang. Shoutout sa'yo, brother. Happy, happy birthday ulit. Sana nag-enjoy ka kanina. Ha? Walang anuman, brother. Ayan, alam ko, masayang-masaya ka ngayon. Happy birthday ulit sa'yo. Ay, brother, may babati pala sa'yo. Saglit lang, pababatiin ko lang yung tropa ko, ha. Brother, babatiin ka pala ng tropa ko. Ito daw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, brother. Binati ka ng tropa ko. Pag may birthday, binabati nun eh. Tropa ko yun. Magaling bumati. Magaling yun. Ay, may kalam. Shoutout sa'yo. Ha? Shoutout. Ayun po yun. Basta lahat po ng mga nababasa nyo sa live ni R.A. Garcia, wala pong katotohanan yun. Alam nyo, sa totoo lang, ito nga yung nakakabilib. Eh. Kung sino pa yung nakakasama niya ng personal, ng matagal, yun pa yung taong sumira sa kanya. Kung sino pa yung taong hindi niya nakakasama at nakakausap lang, yun pa yung mas nakakaintindi sa kanya. Diba? Mali ka dun. Oo, mali ka dun, spaghetti yun. Malakas ang loob, ha?
Oo, sabi magpa-attorney ka. Aba, may pera. Pag ayaw na sa'yo, huwag mo nang pilitin. Hindi yung kung ano-ano bang sasabihin mo na may pa-strawberry-strawberry flavor ka pang nalalaman. May pa-date-date ka pa na May 19. Diyos ko. Oo. Bago ka magsalita ng ganyan, dapat pinatunayan mo muna. May ebidensya ka ba? Ano? Nasaan na ebidensya mo? Pakita mo sa akin yung ebidensya. Sige. Kakampihan kita. Gusto ko yung talagang ano, ha? Oo, oh, May 19, libreng lipad sa Bayabo. Oh, may libreng lipad pala sa Maynila, ano? Paswerte mo naman, libre yung lipad mo. Saka ba sumakay? Sa pakpak ng eroplano, sa hélice. Oo, oh, buti hindi nagkawatak-watak ang katawan mo. Ang swerte mo. Nilibre ka sa eroplano. Tapos gaganunin mo. Magkano kaya yung ticket? Back and forth. Sana may malibri sa akin ng ganun. Hindi ko pala experience may malibri sa akin sa aeroplano. Promise. Oo. Oh, ang palagi lang nanlilibri sa akin yung kumpare kong konduktor ng bus eh. Santa Cruz to Alabang. Totoo. Seryoso. Nung dati, nung ako'y pumupunta ng Alabang kasi part-time ako. Meron akong kaklase na kumpare ko din. Kaklase ko nung high school, first year high school. Konduktor siya sa bus. Yung ano, yung hindi aircon. Di ba? Alam niyo yun, yung hindi aircon. Santa Cruz to, ano. Hindi siya aircon. Konduktor siya. Tuwing siya yung nandun na konduktor, kunyari lang magbubutas-butas siya ng ticket. Pero libre ako nun. Oo, sa bus lang ako nakakalibre. Tsaka sa jeep. Bus, jeep, tsaka tricycle. Quiz Dapper, mega love, shout out. Doon lang ako nakakalibre. Sana may manlibre sa akin sa aeroplano. Oh, ang swerte. I'm very much happy for my brother for existing in this world of 330 days of life and counting. Tatagal pa tayo, brother. Oo. Sabit ako para malibre sa jeep ko. Oh, doon lang ako na libre sa jeep. Sa jeep, sa bus. Sa jeep, sa bus, tricycle. Doon pa lang ako nalilibre. Pero sa aeroplano, hindi pa ako nalilibre. Guwapo ba? Oh, nagpagupit. Pinaghandaan ko talaga tong live na to. Siyempre, ayoko naman kasi ano, Chris Dapper, ayoko naman kasing magsalita dito against kay Winox na ang pangit-pangit ko. Kasi dati, pangit daw ako eh. So, nagpagwapo muna ako bago ko siya tirahin. At least kahit pa paano, gwapo ako. Di ba? Gwapo ako sa paningin nyo. Pero sa bagay, okay na rin naman ang pangit. At least may trabaho tsaka may pera. Di ba? May utang pero magbabayad. Hindi nagbablock. Agoy, may tira. titistigo ka ba, boys? Wala eh, hindi kasi siya tumitigil eh. Ang tigas kasi ng ulo eh. Sobrang tigas ng ulo eh. Wala. Iba na yung sinasabi. Oo, nung nando ka ba kapon? Iba yung sinasabi, may pa strawberry flavor pa. May pa one night stand pa. Buti na kaya mong tumayo ng isang gabi. Yung ba ibig sabihin nun? Yung ba ibig sabihin nun, Ari? One night stand, yung nakatayo kayo na isang gabi? Sino ba yan? Ah, nako bro, ito yung ewan ko ba kung sino ba naman tong mga, yung itong taon to. YouTuber to dati. Mm-mm, nalulung. Nalulung sa pagmamahal. Oh. Nalulung.
Oo, nalulung sa pagmamahal. O, akala niya, mahal siya ng mahal niya. Hindi niya alam. It's a prank! Ah, Victor Magtanggol. nalulung sa pagmamahal. O, na-prank. Na-prank daw, May 19. Sabi niya, May 19, pangako, ikaw lang. Pagdating ng ano, isa prank. Oh, ano kung ginawa nila ng May 19? Kasi hindi naman maliwanag yung sinasabi niya. Basta sabi lang niya, akala ko ba, wala kang isang salita. Parang one night stand, strawberry flavor, May 19. Walang malinaw. Ngayon, inisip ko. Eh, syempre, magulo isip natin. Ibig sabihin ng one night stand, isang gabi silang nakatayo parehas. Walang higa, walang upo, tayo lang. Habang nag-uusap sila at habang kumakain sila ng ice cream na strawberry flavor. Etong isa, nangako na ikaw lang, wala ng iba. Boss Madam 23 lang ang sakalam. Parang ganun yung pangakuan nila eh. Eh umasa tong isa. Oo, umasa yung isa. Oh, after nung one night stand nila, kinabukasan, isa prank. At take note, hula ako kung sinong bumili ng ice cream with strawberry flavor. Jeremy Kai, mega lang, shout out. Hula ako kung sinong bumili ng ice cream na strawberry flavor sa 7-Eleven. Oo. 7-Eleven. Oo nga naman, parang napakaswerte mo naman noon, pinangakuan ka, natuto pa rin pa. Diyos ko naman. Huwag ganun, hindi lang naman ikaw ang swerte sa mundo. Huwag ganun, pag pinangakuan ka, pangako lang, wala nang tupad-tupad. Diba? Oo, diba? Si Alan Cayetano nga, nangako ng 10,000 eh, bawat isang pamilya, tinupad ba? Siyempre, swerte kayo noon. Swerte na kayo nun pag tinupad pa ni Alan Cayetano yung 10,000 pinangako niya. Pinangakuan na nga kayo tapos tutang pa rin niya pa. Ganon din si Ari Garcia. Pag nakako sa inyo, huwag na kayo umasan, tuto pa rin. Swerte niyo na nun. Huwag kayong ganon. Ako, ang sarap. Strawberry flavor. Favorite pala nila yun. Mm-mm. Matunaw-tunaw nga eh. Malagkit-lagkit nga daw. Ano yung ice cream nyo? Ba't malagkit? Ay, alam, share mo sa inyong lahat, mga kaibigan. 50 million in the house. Pinangakuha na nga eh. Asa pa na ito. Oo, di ba? Ano, bro, Rocky? Ayan. Ha? Hindi, strawberry flavor. Ayaw niyo. Strawberry lang. Siya daw namili nun eh. Oo. Oh. Papa Winok, saan ang gusto mong flavor? Sabi niya, strawberry. Ice cream nga. Ito, kuy, ice cream. Oh. Dalawa yun. Dalawa. Pinangakuha niya, okay, sa susunod yung isa, itago mo. Kasi, kakainin ulit natin ng sabay yan. Napanis. Na-expert yung ice cream, lumambot. Hindi, ice cream. Quiz dapper, ano ka ba? Ice cream, lumambot eh. Strawberry flavor. Eh, kaya nga yung ako ba kung bakit gumagawa-gawa ng istorya to. Hindi yung mga gumagawa, alam nyo, yung mga gumagawa ng, ako kaya kong gumawa ng istorya eh. Oo! Tama, pag nakita kami ni Aray, gagawa ko istorya.
Aray, pag nagkita tayo, may alam ako, napakasarap. Napakasarap na restaurant, kulay pula. Oo, ang nagseserve, nagpapaypay. Ang sarap daw ng fried chicken doon. Pag-sure. Ayos, yun nga yun. Ano, oys dapper. Ano yun? Strawberry flavor na ice cream. Matagal na yun. Oo. Matagal na yun. Di nga nakwento sa akin yun ni Ari. Noong nagkita daw sila, kumain daw sila ng ice cream strawberry flavor. Eh, hindi naman natin alam na ganun pala ka-addicto si Winox sa strawberry flavor. Oh, ayun. Eh, nangako daw si Ari na kakain doon. Bakit di mo kasi pinadalan? Ikaw talaga. Ewan ko sa'yo, Winox, ang dami mong kwento sa buhay na hindi naman totoo. Huwag po kayo maniniwala sa mga sinasabi ni Winox, hindi po totoo yun. Ilang beses na po yan na nagsasalita ng hindi totoo. O, di ba, yung buntis daw si R.A. Diyos ko, dibdib nga, hindi lumalaki, tsampa kaya. Di ba? Ay, sige, ano, brother, sige, pahinga ka lang. Maraming salamat. Happy birthday ulit sa'yo, ha? Happy birthday. Nalasing ka ba? Hindi, totoo. May iba mga ganon. Guys, dapper, wala ka kahapon. Nako, Diyos ko, wala ka kahapon. Sayang, nahuli ka sa balita. Buti na lang na andito ka ngayon. Mag-big-10 ako, Diyos ko. Mag-big-10. Si San Pedro nga, nag-resign eh. Kakaantay sa kanya eh. Nag-resign na si San Pedro. Nagpaalam sa akin, Kuya M. Resign na ako, bakit? Hintayin mo, ayoko na. Ang dami nang sinasabi, hindi naman tinutupad. Resign na ako. Resign San Pedro. Umuwi na. Umalis na. Nalumipat na ng ibang ano. Alam mo yan si Winox. Sa sobrang daming sinasabi niyang kasinungalingan, ultimo si Satanas gusto nang umakyat. Gusto nang palitan. Sa sobrang dami ng kasinungalingan. Oo. Di ba? Totoo po yan. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng sinasabi niya sa live ni Aray Garcia, ako po ang magpapatunay. Wala pong katotohanan. Alam niyo kung bakit nagsasalita ako dito? Kasi nasosobrahan na po siya. O ngayon, humanda ka. Akala mo hindi totohanin? Tototohanin niya yun. Bibigyan ka ng leksyon para matuto ka. Tingnan natin. 'Di ba? Wag mong tsaka ito pa tayo ang pinakaayo ko sa kanya. Alam ko nangyayari. Alam ko po nangyayari. 'Di ba? Kung ikaw nagpakabuti, kung ikaw nagbago, baka binigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Ibang usapan na 'yon. Totoo 'yon, yung sinabi mo kahapon, napakalaking actually 'yun ng buntis issue eh. Ang swerte mo, pinalampas ka. Kung sa iba-ibang babae yun, baka nakakulong ka na ngayon. Kasi walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Yung mga ipinaparatang mo sa isang tao na tumulong sa'yo, na binigyan ka ng pagkakataon, no? Na lahat ibinigay. Hindi po totoo yung sinasabi na ipinagpalit. Wala pong ipinagpapalit. At isa pa, wala naman dapat ipagpalit. Kasi wala naman sila. Huwag kang assuming. Hindi ka si Paolo Abilino. O kaya huwag kang assuming. Si Victor nga, hindi pumasa eh. Ikaw pa kaya. Masyado kang assuming. Lahat na lang nang nakikita mo, akala mo, nako, quiz dapper, ikaw, makikipagkita ka pa ba? Baka ikaw ang sumunod.
quiz dapper. Oh. Baka ikaw ang sumunod. Baka may ikaw naman ang pagal, ikaw naman ang ano. Ikaw naman ang maging issue pag nagkita kayong dalawa. Lahat ng nakikita niyan sa reels niya, nako, sinasabi ko sa'yo. Yung last nakita nila ni Kenzie, kaya nga galit na galit yan nung Sabado dahil nagkita sila nila Kenzie. Oh, anong ginawa? Oh, pinag-aanuan si Kenzie. Ay, buti na lang hindi pumapatol tong isa. Ako lang ang palapatol. Oh, di ba? Lahat ng nakikita niyan, basta lahat ng sinamahan ni Aray Garcia, sasabihin, jowa. Ay, ko pa naman, ang gwapo-gwapo mo pa naman. Boys Dapper, ang gwapo-gwapo mo pa na, ang puti-puti mo, naku, Diyos ko, sinasabi ko sa'yo. Koy, si Ian, mega-mega love, shoutout sa'yo. Naku, Boys Dapper, walang tatay-tatay sa utak ni Minox. Wala ka sa akin. Yeah. Hindi. Sa totoo lang. Ayan. Kuis, makopa. Charot sa'yo. kaya nako, sinasabi ko, kuis, pig. Ayan, sinasabi ko sa inyo, ikaw, Pinox, magbago-bago ka. Mag-isip-isip ka. Oo, magtrabaho ka. Di pwede yung lagi ka nalang ganun. Lahat titirahin mo sa live ni Aray Garcia. Nakakasira ka ng live. Manang-mana ka sa tatay mong si Jerry Boy. Mabait ang gurang, pero wala akong sinasanto pag bastos. Oo. Hindi kasi, minsan kasi ang isip niyan si Minox, ganyan. Nako, sinasabi ko. Lahat ng nakikita niya, pag may nakikita siyang reels na may kasama si, ano, si RA, babanat yan sa live niya. Parang marami na akong di alam. Nako, hindi ka pumupunta sa live ni RA. Nung isang Sabado lang, nanggugulo na si Minox. Sobra nanggugulo na. Iba na yung sinasabi niya. Ibang level na yung sinasabi niya. Para lang talaga makapansin. Actually, lahat kami bad trip na. Ako, sa totoo lang, bad trip ako kasi ang dami kong alam. Hindi lang talaga ako habang inakarga mo ako. Hindi talaga ako Hindi talaga ako nagsasalita noon. Lagi ko lang siyang tinitira kasi hindi na totoo yung sinasabi niya. Hanggang kahapon, hindi totoo po yung sinasabi niya. Biruin nyo ha. Isipin nyo, kayo na lang umusga. Ako na magsasabi sa inyo. Yung sinabi niya kahapon sa live. Oh, anong sabi niya? Meron siyang binanggit na one night stand, meron siyang binanggit na strawberry flavor. Kaya kung mapapansin nyo po yung aking title, di ba? Oh, meron na siyang strawberry flavor na sinasabi, one night stand, mag-ganon. So anong ibig sabihin niya? Di ba? Anong ibig sabihin niya? Lahat na lang, tinitira niya pati si Kenzie. Kahapon, totoo, tinitira niya si Kenzie kasi nagkita ulit sila nung isang araw. Lahat po ng mga nakakasama ni RA, lahat, hindi ko alam kung anong merong issue sa kanya. Lahat. Seryoso, lahat. Ilang beses na po yan. Oo. Yung mga ako. Ito naman si Kuis Dapper, akala mo laging may rayuma. Di ba? alam nyo guys, iba talaga yung mga sinasabi. Oo. Iba talaga yung mga sinasabi niya. Alam nyo, iba talaga yung mga sinasabi niya kahapon kung nababasa nyo lang po. Kung nababasa nyo lang. Wala na kasi siyang masabi. Kumbaga, Miss Edna may mga love shoutout. Wala na siyang masabi. Kumbaga, sa totoo lang, wala na siya talagang masabi. Lahat nasabi na niya pero walang naniniwala sa kanya. Oh, kaya nga, huwag ako isama sa masamang isip. Diba?
Tapos, ito ang nangyayari. Pag meron siyang nakikita, nag-ano siya eh, kumbaga, nag-stock siya. Pag may nakikita siya, bigla yan papasok sa live ni Ari Garcia at magbababanat ng kung ano-ano. Nung Sabado, sobrang na bad trip. Kahit ako, bad trip ako. Hindi nga ako nag-live nung kinagabihan eh, kasi sabi ko, ay wag na lang. Sabi kong ganun. Total, babad naman siya sa live ni RA. Diba? Oo. Oh. I-Don Sulweta niya tayo. Uso pa pala yung Don Sulweta. Diba? So, ayan po. Kaya ikaw, Winox, tigil-tigilan mo na yung mga kaiisip mo dahil ayaw mo maging masaya yung isang tao kaya gumagawa ka ng ano. Gumagawa ka ng hindi magandang mga salita. 'Di ba? Lahat na lang, lahat. Lahat na lang. Alam niyo 'yon, guys, lahat na lang. Kumbaga, lahat na lang ng nakikita niya, lahat na lang ng nakikita niya eh para sa kanya. Iba. Oo, halos lahat po ng nakakasama ni Ari, lagi niyang pinagseselosan. Paglapit mo. tama 'yon. Yung iba minsan alam mo ano, Quiz Dapper, hindi niya naiintindihan yung bonding eh. Sa totoo lang, sobrang ano, maniwala ka sa akin, nagme-message 'yan kay Ari kapag na pag halimbawa may nakasama, nagme-message 'yan. Marami ang sinasabi. Alam ko 'yun. Dahil minsan pino-forward sa akin ni Ari, alam ko 'yun. 'Di ba? Wala talaga siyang pinipili. Kahit sino, wala siyang pinipili sa totoo lang. Totoo 'yun. Oo. Atay na 'yan. Oo, wala talaga siyang pinipili. Kaya nako, sinasabi ko sa'yo, Winox, tigil-tigilan mo yung mga pinaggagawa mo kasi hindi maganda. Maraming nababad trip sa'yo. Maraming naiinis sa'yo sa mga sinasabi mo na hindi totoo. Makakuha ka lang ng simpatya, makakuha ka lang ng atensyon sa iba. Lahat. Oh. Diba? Si Winox, ang tinutukoy ko. Si Winox ni... Totoo. Alam eh, oh nga, ayan totoo 'yan. Alam mo, Quiz Dapper, alam mo sa totoo lang ha. Siya mismo nagkukuwento sa akin buntis si Ari Garcia. Sabi, kaya tinatanong ko paano mo nalaman. Siya pati nagsasabi sa akin na kinokontrol daw si Ari Garcia. Ah. 'Di ba? Siya ang nagsasabi na kinokontrol daw si Ari Garcia. Hindi ako nagsasalita noon. Alam nyo, hindi ako nag-ano noon. Hindi ko inilabas yon kasi respeto kay Ari Garcia, hindi ko nilabas yon. Oo. Pero dahil inilabas niya, seryoso, totoo, kalawa ko si Dami, nagbibiro ako. Kaya ako nga siya tinitira eh. Kasi hindi totoo yung mga sinasabi niya kay RA. Ilang beses nang umiiyak si Ari Garcia sa live niya dahil sa mga pinagsasabi niyan. Totoo, maraming nakasaksi. Ultimo Team MM, ultimo yung pagpunta at pagbisita ni Ari Garcia kasama si Mukbang, kasama si si Kenzie, kasama si sino pa ang kasama nyo? Si Umansky. Oh, binigyan niya ng kahulugan. Yung ano nila, yung challenge nila, binigyan nila ng kahulugan. Who is Dapper? Totoo yun. Akala mo nagbibiro ako. Hindi ako nagsasalita dito ng joke-joke lang. Totoo. Oh. Oh, totoo yun. Seryoso. Kaya ako nagsasalita. Kaya diba, kaya kanina sinabi ko sa'yo, magkikita kayo. Lahat. Iba na nga yung utak niya. Iba na yung nasa isip niya. Marami nagsasabi nga sa akin, alam niyo sa totoo lang sa live ko, marami nagsasabi sa akin, Kuya, ba't tinitira mo siya? Kuya M, bakit inaanong mo siya? Eh, bastos eh. Ako, hindi naman ako marunong mambastos ng babae. Mas marespeto ako sa mga babae. Kaya kong mambastos ng lalaki, pero babae, hindi ako marunong mambastos. Diba? Una-una, kaibigan ko si Ari. Kahit nga sa Team MM, pinaglalaban ko yan sila.
Nakita nyo naman kung gaano ako kamahal ng Team MM kahit kakaunti yan sila. Bakit? Kasi naandun yung respeto ko dun sa mga babae. Oh, 'di ba? Ikaw ba naman sabihan sa iyo buntis si Aray Garcia. Kinokontrol si Aray Garcia. Galit, galit, galit yung lalaki kay Aray Garcia, ganto ganto ganyan ganyan. Oh, 'di ba? Oh, kaya nagsasalita ako ngayon. Dahil lahat idinadamay niya. Siguro kung nagkita kami niya nung umuwi ako ng Pilipinas, baka isa din ako sa dinamay niyan. Oh. Totoo tong lahat na sinasabi ko, may ebidensya din ako. Meron din lahat, meron. May ebidensya ako. Hindi magsasalita si Winox ng ganun sa live ni Aray Garcia. Hindi siya maninira ng ganun kung hindi sa may sayad. Oh, ilang beses ko na siyang tinitira dito. Nung isang beses, nung tinira ko siya noon, kaya ako siya tinira. Bakit? Binanggit niya pangalan ko. Anong sabi niya sa akin? Kuya E, Kuya Epal. Sabi ni Aray Garcia, Kuya E ka daw, Kuya Epal. Nananahimik ako, binanggit niya pangalan ko. Oh, partida pa yan, di pa kami nagsasama ni RA. Ah. Hindi pa kami nagkikita ni Aray Garcia. Kuis, daper, partida pa yan, di pa kami nagkikita ni Aray Garcia. Oh, eto pa, baka hindi mo alam. Pinagbintangan din ako dyan, nasyota ako si Aray Garcia at nagtatago kami. Naglilihim kami na magsyota kaming dalawa. Yun yung una-una namin pinag-awayan. Oh, hindi nyo alam. Oh, di ba? Oh, kaya ang sabi ko sa kanya, kung syota ako si Aray, bakit ko pa itatago? Bakit ko pa itatago, di ba? Kung syota ako si Aray Garcia, sino ba naman magtatago na syota mo si Aray Garcia? Kung syota ako, edi nilagay ko na picture niyan sa likod ko. Oh, hindi ako nagbibiro dito, seryoso ako. Dinadaan ko lang sa tawa, dinadaan ko lang sa ganitong usap, pero seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Totoo lahat ng sinasabi ko dito. Kahit magkaharapan pa, ayaw nga humarap eh. Ayaw nga humarap eh. Kasi hindi totoo yung sinasabi niya, totoo yung sinasabi ko. Ayaw humarap. Oh. 'Di ba? Totoo 'yun, lahat ng nakakasama ni Aray Garcia. Ginagawa niya ng issue. Okay, kayo na magtanong kay Aray, kayo na. Baka may sabihin niyo nagjo-joke ako. Oh, 'di ba? Bastos 'yun. Bastos 'yun, sobrang bastos nun. Oo. 'Di ba? Walang respeto sa babae, ang tagal nilang magkasama, ang tagal nila partners in crime sila. Partners in crime sila, pero ni minsan hindi siya marunong rumispeto kay Aray Garcia. Oh, ganito na lang. Mega mega love shoutout pa Papa Trowadyo. Oh. Lahat ng usapan nila ni Aray inilabas niya. Oh, ayoko na po magsalita kasi may madadamay na iba, pero meron silang usapan ni Aray na inilabas niya. Ako never kong inilabas yon, ngayon lang kasi unang nagsalita si RA kahapon. Kaya ako'y naiinis kasi sobra niyang binababa yung moral ni RA dahil sa mga sinasabi niya. Isipin niyo, sabihin ba naman one night stand? Ipagkakalat sa buong live ni RA Garcia na sasabihin na one night stand, strawberry flavor. Oh, sino ba namang matinong lalaki ang magsasabi nun? Gagawa ng isang istorya na hindi naman totoo. Kasama mo, partners in crime kayo, tapos sasabi mo, buntis sa iba. Oh. Diba? Nakita lang na magkasama yung dalawa ni Kenzie, kung ano-ano nang pinagsasabi. Oh. Nagkita lang sila, nag-meet and greet lang sila nila Boss Eric, kung ano-ano na rin ang pinagsasabi. Oh, diba? Tama, kung totoo yun, sana nilabas mo na nung una pa lang. E paano, wala ka ng alas? Di ba? Oh, paano wala ka ng alas? Paano wala ka ng masabi? Lahat ng pinagsabihan mo, eto patay matindi, Quiz Dapper. Ewan ko kung binlock ka na niya. Ewan ko ha. Lahat ng chinachat niya at sinasabi niya about kay RA Garcia, kapag hindi umayon sa kanya, block. Nakablock ako. Nakablock si Tita Beth Pilapil. Oh, si Ramses nakablock din sa kanya. Oh, eh kasi hindi umaayon sa kanya. Oh. Oh, eto pa. Lahat ng inutangan niya, binlock din niya.
Kaya ako nagsasalita ngayon, kaya ako naiinis ngayon kasi hindi po gawain ng isang lalaki yun. Yun ba matatawag na gentleman? Yun ba matatawag na may respeto ka sa isang babae? Oh, 'di ba? Lahat ng makakasama ni R.A. Garcia, pag-iisipan mo ng masama. Kaya ako is dapper, sinabi ko sa iyo 'yun. Oh, kasi baka mamaya akala mo binibiro kita, hindi kita binibiro. Totoo 'yun. Ikaw na mismo magtanong. Kahapon lang, grabe niyang tirahin si Kenzie. Eh alam namin kung ano ang nangyayari. Totoo 'yan, alam namin. Kahit kami ni Kenzie nagcha-chat kami, maayos kami ni Kenzie. Wala, wala, as in wala talaga, magkakaibigan lang po kami. Kumbaga nagbibiruan lang sila, ganun-ganun lang. Nung nag-live si RA ng naka StreamYard, nagtatawanan lang kami. Masaya kami. Ayaw niya nakikita na masaya si RA Garcia at ayaw niya nakikita na masaya yung nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Totoo 'to, hindi ako nagbibiro. Kaya nga sinasabihan nakita ngayon pa lang. Dinadaan ko lang sa ganung way pero totoo 'yun. Kahit mag-usap kayong dalawa ng iyong anak na si RA Garcia, hindi posibleng mangyari 'yon, maniwala kayo sa akin. Ah. Totoo 'yun. Siya mismo, si RA mismo magsasabi sa iyo. Ayan po 'yung sinasabi ko. Dati, gustong-gusto ng Team Memem yan. Ngayon, hindi na. Dati, gustong-gusto ng Team Memem yan. Ngayon, hindi na. Totoo. Lahat. Alam nyo, maraming nagsasabi sa akin, Kuya M, akala namin mabait si Winox. Bakit ganun? Ngayon, iba yung ugali. Hindi siya katulad nung dati. Diba? Yun yung sinasabi ko. Diba? Hindi po magsasabi yan. Hindi po magsasabi yan si Minox ng ganon sa live. Hindi yan maninira ng live ng ibang tao kung wala yan balak sirain. Yung taong nakapalibot, yung tao mga kaibigan ni R.A. Garcia, isa-isa niyang sinisira. Isa-isa niyang pag alam niya na kaya niyang kausapin niya. Pero pag hindi umayon sa kanya, binablock niya. Diba? Totoo po yun. Seryoso ako dito. Hindi ako nagbibiro. Totoo 'yan. Seryoso ako. Alam ng buong community 'yan ni R.A. Garcia. Lahat ng nadon kay R.A. Garcia, alam nila kung ano ang mga sinasabi ni Winox ni tuwing nagla-live si R.A. Totoo po 'yan. Tama, may sayad na 'yan, hindi na normal. Ito pa isa, ako is dapper, para naman maniwala ka. Ilang beses yan, nagbanta na magpapakamatay. Kaya ano sabi ko dito, nag-resign na si San Pedro, kakaantay. Tinatakot, R.A., sabihin ko na dito, nung una pa lang, takot na takot si R.A. Garcia, magkausap kami. Kinakabahan siya, sabi niya, boss, baka totoohanin. Sabi ko, hindi to totoohanin. Maniwala ka sa akin. Sinabi ko sa kanya yan, magre-resign na si San Pedro, buhay pa yan. Tandaan nyo po, si Nanay Owa, nung nagla-live ako, naghahinahanap si Winox ni. Si Nanay Owa, kasi nagpaalam si Winox kay Nanay Owa. Diba? Hindi, ang tagal, halos lahat. Kuis Dapper, sabi ko nga sa'yo, ako mismo, hindi pa kami nagkikita. Eto ko is dapper, ako mismo, hindi pa kami nagkikita, nabalitaan ko na lang kung ano-ano ang sinasabi sa ibang live. Seryoso, sinasabi niya na magsyota kaming dalawa ni RA, na nagbibigay daw ako kay RA Garcia ng ganito, kaya daw ako nagbibigay kasi kinokontrol ko daw siya. Siya mismo nagsasabi. Sa live ni RA, kinokontrol ko daw si RA, ganto-ganto. Kaya nag-live ako noon para lang sa kanya. Tinira ko talaga siya, pinagsabihan ko siya, sabi ko, kung talagang magshota kami ni RA, di sana hindi ko na inilihim. Bakit ko ililihim ng isang RA Garcia, shota ko? Eh di buong bahay ko, nilagyan ko ng picture niya. Di ba? Nandito ako, hindi pa kami nagkikita ni RA, never pa kami nagkita ng personal niya. May plano nga kami magkita ng bakasyon, hindi kami natuloy. Di ba? Di ba, Team Memem? Totoo
yun. O tas naging okay. Nag-usap kami. Pinayuhan ko. Aba, hindi pa rin natuto. Oh. Best friend, mega mega love, shout out. Oh. Oh, ayan na lang, coin snapper, si best friend. Si best friend, tanong mo. Best friend niya si Vidox. Oh, ayan din, si best friend. Hindi ako nagbibiro dito. Never, pag ako may binanggit, pag ako may tinirang tao dito, lahat ng sinasabi ko, totoo. Hindi ako nagbibiro at hindi ako naglalaro. Never ako maglalaro sa mga tao. Yung mga sinasabi ko dito, sinasabi ko sa inyo, binibigyan ko po kayo ng babala. Kasi nangyayari po yan at talagang mangyayari yan. Nangyari na yan. Lahat ng nakakasama ni R.A. Garcia sa meet-up nila, kapag medyo iba ang dating, talagang pinag-uusapan yan. Talagang magkakaroon ng problema yan. Oo. Totoo. Wala dapat. Totoo naman. Alam mo, Kuis Dapper, tanong mo si Aray. Alam ko lahat ng nangyayari sa kanya kasi kami ang laging magkausap niyan sa gabi. Alam ko lahat. Never akong nag-isip ng masama sa kahit kanino. Kaya nga halos lahat ng kaibigan niya nagiging kaibigan ko. Si Mukbang. Si Jane Barona. Oh. Ayan, naging kaibigan ko yan dahil kay Jerry Boy. Isa rin si Jerry Boy. Kuis Dapper, maniwala ka sa akin. Isa pa rin si Jerry Boy. Oh. Diba? Kasi ako, totoong tao ako. Never ako magsasalita ng hindi maganda sa isang tao kung wala namang kung wala naman dapat pagsalitaan. Ginagawa ko to kasi nire-respeto ko si R.A. Garcia bilang isang babae. Dalawa ang kapatid kong babae. Halos lahat ng Team MM babae. Oh, bakit kailangan kong mambastos ng babae? Siyempre, kailangan ko ipagtanggol ng babae, especially kung kaibigan ko at yung kaibigan ko nagtitiwala sa akin. 'Di ba? Lahat ng sinasabi sa akin ni Aray, hindi ko inilalabas dito unless kung una niyang inilabas. Oh, nilabas ko dito kasi nilabas niya sa live niya. Bilang respeto. Hmm. 'Di ba? Ah, 'di ba Jane, hindi mo ba kinamusta si Winox kahapon? 'Di ba? Ako, sabi ko nga sa sarili ko, kahit bastusin niyo na ako, wala na mo, mas gusto ko pang binabastos ako ng babae. Pero ako, hindi po ako perpekto. Ha? Hindi ko naman sinasabi. Baka mamaya sabihin ng ibang tao, mayabang ka. Akala mo, perpekto ka. Akala mo, hindi ka nang babastos ng babae. Siyempre, depende. Pero pagkaibigan mo, nagtitiwala sa'yo, hindi mo ba re-respetohin? Siyempre, kailangan respetohin mo. Bilang respeto, kailangan ipagtanggol mo. Hala, hindi nga ako pinansin. O, tinawo. Kuis Dapper. O, hindi pinansin si best friend. Oh, si Jane Barona naging best friend ko 'yan dahil sa kanya tsaka dahil kay Jerry Boy. Oh. 'Di ba? Ako kasi totoo akong tao. Alam niyo, wala po akong pakialam kung ano yung gusto niyong sabihin sa akin. Kung mayabang ako, pangit si Kuya M, mayabang si Kuya M. Matagal ko na pong alam 'yan. Minsan nga may nagsasabi sa akin ng pogi ako, hindi ako naniniwala, nagagalit pa ako. Pero pag mapagmahal, pag sinabi mapagmahal si Kuya, mapagmahal talaga ako. 'Di ba? At may respeto po talaga ako kasi may mga kapatid akong babae. 'Di ba? Kung yung kapatid kong ang babae pag binastos, kailangan kong umaksyon. Kayo pa kayang mga kasama ko, kayo pa kayang mga kaibigan kong babae, mga kasama ko dito sa 'di ba? Oh. Kaya 'yun yung sinasabi ko. Kaya ikaw Winox ni tsaka Jerry Boy Diso. Humanda kayong dalawa sa akin. Kasi sa akin pa lang, hahatulan ko na kayo. Ah, diba? 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 Siyempre, ako, sa totoo lang, kapag may nakikita, kasi ang tunay namang kaibigan, pag nakikita mong masaya yung kaibigan mo, dapat maging masaya ka. Ako, masaya ako pag nakikita ko si Aray na masaya. Alam niyo 'yon, 'di ba? Nung tinanong nga siya ng Tera, bili tayo ng Coke mismo, miss ko. Ang saya-saya. 'Di ba? Oh, ito pa. Ito talaga ang taong nagmamahal sa akin. Si Princess Widon. Ay, ba't nagbago ka ng pangalan?
Ayan, Mega Mega Love, shoutout po sa lahat ng mga nandito. Shoutout po sa inyo. Hindi, totoo. Matagal na kami magkaaway nun. Oo. Isa pa rin yun. Bastos din yun. Oo. Lahat ng team memem, binastos niya. Gusto mo ikwento ko yung ano, tungkol sa team namin? Quiz Dapper. Oo. Gusto mo ikwento ko? Oo. Si Jerry Boy ay okay kami dati. Hindi, ito, totoo to. Ikukwento ko sa'yo para alam mo din kasi baka mamaya masama na tingin mo sa akin. Pero okay lang, wala namang problema. Kasi talaga, ako kasi yung tao na hindi ko pwedeng ipagbalwa. Hindi kasi ako yung tao na pabayaan natin yan. Hindi ako ganun eh. Pag galit ako sa isang tao, inilalabas ko. Minsan, hinahamon ko pa talaga eh. Katulad mo, di ba, sabi mo kanina, mabait ka pero pag binastos ka eh ibang usapan na yon. Ako ganun din ako. 'Di ba? Hindi ako nagpapakita ng peki na katauhan ko. Gusto ko totoo palagi. Wala akong pakialam kung nagagalit sa akin yung ibang tao dahil sa ginagawa ko. Basta ako to eh. Hindi ako pwedeng magpanggap kasi ako to eh. Mayabang na ako, mayabang, matapang na ako, matapang, epal na akong epal, kupal na akong kupal, walang problema sa akin yon. Basta ako totoo ko. 'Di ba? Alam mo eh, si Jerry Boy, si Jerry Boy kasi, aminin na natin na si Jerry Boy ay patay na patay din kay R.A. Garcia. At bad trip sa akin yan si Jerry Boy dahil nga sa nangyayari. Ganito ang nangyari dyan. Umakyat yan, nagiinom, na bad trip ako. Umakyat sa akin yan dati, nagiinom, na bad trip ako. R.A. Ngayon, way back na si JL Valenciano po ay nagla-live pa dati. Kung kilala mo yung Kuisa Dapper, si JL Valenciano nagla-live yon. Bago mag-live si JL Valenciano, may naging issue sa live ni R.A. Garcia na pinangalanan niyang Cora. Pang-school yung account. No? Pinangalanan niya na Cora. Way back, matagal na yung issue na yon about kay Cora. Okay, ewan ko kung alam niyo yun. Basta ako, yun yung ikukwento ko yung ikukwento. Cora. Ngayon, etong si Raulong Jerry Boy Dizon. Walang makuhang istorya kay R.A. Garcia. Gumawa ng istorya na ang Cora daw ay kami. Ang Team MM, ako at yung mga pumapasok kay JL Valenciano noong time na yon. Anong sabi niya? Eto, tandang-tanda ko pa. May screenshot ako, may ebidensya ako. Lahat may ebidensya ako. Hanggang ngayon, nasa akin yung screenshot. Anong sabi niya kay JL? Bro, mag-ingat ka kasi maraming Cora sa live mo. Nagko-comment ang mga Team MM, bumabanat siya. Ayan na naman yung isang Cora. Bro, alam mo ba, ang daming Cora sa ganito. Nagko-comment ako kay JL. Puro ganun. Nako, ang dami talagang Cora, mga ganyan-ganyan. Ngayon, nagtanong ako sa kanya, pangalanan mo. Sabi ko, Jerry Boy, sinong sinasabihan mo ng Cora, pangalanan mo? Aba, bigla akong inasar, bigla akong pinagalitan. Huwag daw akong makialam, kupal daw ako. Nasa akin pa yung screenshot, matagal na yun. May linta pa, ayan, sabi, ayan, yung mga Cora na yan, may mga linta-linta, parang ganun, mga linta, ganun-ganun. O, di tinira ko dito. Sa huli, nag-sorry sa akin. Sa huli, nag-sorry sa akin, Kuis. Ako, nananahimik ako. Hindi niya ako kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi pinakita ko yung tunay kong tao, katauhan. Diba? Lalaki kung lalaki. Lalaki sa lalaki. Diba? Ilang beses niyang ginawa sa akin yun. Pangalawang beses sa live ni RA, kung ano nung pinagsasabi niyan, tinira ko pa rin. Sa bandang huli, humingi pa rin ng sorry. Pangatlo, sa live ni Jane Barona, ni best friend, ito ang matindi. Irereen ako, Kuis Dapper, para kunwari, nanood ka talaga ng tunay na, ano, na live. Pumasok sa live ni Jane Barona. Lasing. Ayaw niyang matawag na lasinggero, pero lasinggero siya. Jane, friend na tayo ha. Add kita sa Facebook, Jane, friend na tayo ha. Jane, alam mo, Jane, makinig ka, Jane.
Alam mo, Jane, alam mo yun, dapat dito sa YouTube, ano lang tayo, di ba? Friend-friend lang tayo. Di ba? Friend-friend lang din tayo. Kaso may isang tao doon eh, lagi akong binubuli. Lagi akong tinitira. Di ba, Jane? Alam mo yun? Kilala mo yun? Papakilala ko sa'yo. Ganun. Eh, nandun kaming dalawa ni Aray Garcia. Oh, eto sabi. Jane, kilala mo si, ano? Si Winox? Oh, yung bait nun. Tingnan mo, kaka-plastika na, kois dapper ha. Mabait daw si Winox, pero nung isang noon, tinitira niya si Winox. Inaaway niya pa si Winox. Sa live ni Aray Garcia, tapos sasabi niya kay Jane Barona, mabait. Oh, anong sabi niya? Chinismis ako. Oh, bait yun. Pero alam mo, kasi nakikinig lang to si Aray kay ano. Si ano, kilala mo yun. Jane, oh, sabihin ko sa'yo mamaya. Oh. Eh, nag-comment ako. Naniniwala daw si, ako daw ang dahilan kung bakit nag-away si Winox tsaka si Aray Garcia. Eh, nag-comment ako, nanunood ako. Sabi pa niya, oh, pumapasok ba dito yon? Hindi, no? Jane, no? No? Jane, makinig ka, Jane. Jane, naririnig mo ako? Pumapasok ba dito yon? Hindi, no? Hindi niya alam, nandun ako, eh. Oh, kinabukasan, pahiya siya kay Aray Garcia. Anong sabi ni Aray Garcia sa kanya? Alam mo, Boss Jerry Boy, mali yung ginawa mo. Hindi, walang sino man ang may kasalanan kung ano man yung nangyari sa amin dalawa ni Minox. Hindi si Kuya Emma dahilan kung bakit kami nagkaganito ni Winox. O di pahiya siya. Nagsisinungaling pa. Hindi daw siya lasing. Hindi ako lasing. O, di ba? O, anong ginawa? Binlock si Jane Barona sa Facebook. O, di ba? O, di ba? O, eto pa. Kuis Dapper, basta ako ang tagapagtanggol ng mga naaaping live streamer. Makinig ka para, kasi baka maya sabihin mo, ang sama-sama akong tao. Hindi ako masamang tao, Kuis. Ganito talaga ako. Ayoko lang kasi nang may naaargabyado talaga. Seryoso. Oo. Oo, di ba? Birthday ni Boss Mollers. Si Boss Mollers, eh, syempre, pastor yun eh. Mabait yun. Oo, birthday ni Boss Mollers. Umakyat si Aray Garcia, umakyat si Barbie, umakyat si sino ba si Daisy Lynn Castro. Syempre babae. 'Di ba? Syempre mga babae, malakas mang asar si Aray Garcia, malupit mang asar 'yan. Ako nga grabe din akong asarin 'yan dito eh. Oh, 'di ba? Malakas mang asar 'yan, di asar, no? Ikaw ba naman, Guys Dapper? Umangat ka sa live ng isang napaka-respetadong tao dahil syempre, ano nang ano, pastor, birthday. Birthday, ha? Birthday! Ah, alam mo kung anong ginawa ni Jerry Boy? Aray, hindi mo ako pinapansin. Aray, nakikita mo ba yung relos ko, Aray? Ginaganon, oh. Aray, teka, nakita mo ba? Oh, tapos di binibiro nila. Syempre, biro-biro mga babae. Oh, biro-biro. Oh. Alam mo ko nung ginawa kay nagbiro si Barbie. Doon ako nainis. Ito ko is dapper sa totoo lang ha. Ako talagang sobrang bad trip ako pag may isang babae na ginaganito, binabastos. Alam mo ko nung ginawa ko is dapper? Alam mo ko nung ginawa kay Barbie? Pinakyuhan live. Live pinakyuhan si Barbie. Dalawang kamay pa. Ewan ko kung anong relos yun eh. Dalawang kamay pa. Oo, dalawang pangamay pa ginawa kay Barbie. Meron din ako screenshot. May screenshot din ako nun. Kasi tinira ko siya nung time na yun. Sinong hindi magagalit? Ako, marespeto ako sa babae. Sa totoo lang, never, eto ha, totoo po to. Maniwala kayo sa hindi. Never akong gumanyan sa babae. Nag-middle finger sa babae. Never kong ginawa yan. Unang-una, takot ako sa mami ko. May takot ako sa mami ko. Pangalawa, yan ang laging sinasabi sa akin ng mami ko. Okay lang na ikaw ang saktan ng babae, ikaw ang bastusin ng babae, pero never
kang mananakit ng babae. Kaya simula noon hanggang ngayon, never akong nanakit ng babae. Wala ni minsan nanakit ako ng babae. Siguro sa away, sigawan. Normal yon pag nag-aaway. Magsisigawan kayo, may konting murahan, pero yung papakyuhan mo, hindi mo naman kaano-ano. Kasama mo sa YouTube, kaibigan mo sa YouTube, papakyuhan mo live. Sa pastor pa, sa birthday pa ng pastor. Oh, sinong hindi mababad trip nun? Aakyat ka, lakainom ka, lasing ka, tapos birthday ni pastor. Boss Mollers. Oh. Eto lang, bago lang, Quiz Dapper, nung isang araw. Oh, pinababa siya. Pinababa siya ni Boss Mollers. Pinababa siya kasi nag-ano na siya eh, parang may galas ba. Oh, eto lang. RMTB. Umakyat. Eh si RMTB, ang saya-saya, sumasayaw yun eh. Habang kumakanta yun, sumasayaw yun si RMTB. Nanonood. Umakyat. Kumanta. Nagpakita ng red horse. Red horse. Lata. Nagiinom habang nasa live ni RMTB. Oh, eto pa. Anong ginawa? Nagsindi ng sigarilyo at nanigarilyo. Pinakita pa yung sigarilyo sa live. Oh, hindi ba kabastusan yun? Oh, diba? Oh, tapos, nung tinitira ko sa live ni Aray, sasabihin mag akong epal. O Jerry Boy, baka isungal-ngal mo yung sigarilyo sa mukha mo. Oh, ano? Sungal-ngal ko yung sigarilyo sa mukha mo. Baka mamaya, bigyan kita ng isang kaang sigarilyo, hindi mo mayosin ng sabay-sabay. Oh, ano? Oh, di ba? Intay mo, pag umuwi ako, amunin kitang inuman. Oh, kalma. Baby, kalma. Eh, sinasabi ko sa inyo, unang-una, sa lahat ng mga pinapasok kong live, kapag may nambastos sa inyo, sa live nyo, no, kahit sa'yo, Quiz Dapper, pero siguro wala naman ang mambabastos. Kapag may nambastos sa mga live nyo, asahan nyo, sa live ko, titirahin ko yung nambastos. Hindi sa akin, hindi po pwede sa akin yun. Live ko to eh, bakit mo babastosin? Diba? Eh yun din, isang reason. Alam mo, Quiz Dapper, isang reason kung bakit hindi rin ako maka-oo sa'yo. Kasi sobrang laki ng respeto ko sa live mo. Ang gagaling ng mga singers mo, iba yung live stream mo eh. Sa sobrang gagaling ng singers mo, tingnan mo naman ang boses ko, di ba? Siyempre, respeto na lang sa mga singers mo at respeto na rin sa'yo. Kung aakyat ako sa live mo, baka masira. Yun yung iniisip ko. Kaya hindi talaga ako maka-oo sa live mo. Alam ko kasi kung saan ako lulugar. Sa live ko, pwede ako magwala eh. Kahit magpipiyok-piyok-piyok ako. Kahit magpipiyok-piyok ako sa live ko, walang problema. Kaya sa live mo, hindi talaga ako maka-oo kasi sobrang nahihiya ako. Unang-una, respeto na rin, tsaka nakakahiya din na kakanta ako sa live mo na hindi naman talaga ako magaling kumanta. Hindi talaga ako marunong kumanta. Nadadala lang talaga ako ng equipment ko, kaya talagang sobra. Dito ko lang talaga kinakanta. Hindi totoo yun. Seryoso. Alam mo, tuwing Sabado, lagi ako nanonood na lang. Etong mga nangaraang live mo, sa iba ka nag-ano eh, sa iba-ibang live, iba-ibang YouTube channel yung inaanuan nyo eh. Na sobrang na ano ko, nahihiya talaga ako. Sobrang, kasi alam mo, kuy, sa totoo lang, hindi talaga ako magaling. Martilyo. Hindi kasi, Diyos ko, isipin nyo, imagine niyo, pupunta ako sa live ni Quiz Dapper, tapos sa mga kasama ko sa baba, puro magagaling na singer. Kasi lumulugar din ako. Eh, kung sayawan yung live mo, di baka ako na mismo magsasabi sa'yo, Quiz, sayaw ako sa live mo. Dancer kasi ako, hindi naman ako singer. Ikaw naman. Hindi, totoo, seryoso. Nahihiyata ako, sobrang hiya ako. Request to love. Na seryoso, ako talaga sobrang mahiya. Nahiya ako sa mga ganun kasi pag hindi ko talaga talent, hindi ko, parang ayoko talaga kasi syempre, ayoko naman talagang gumawa ng eksena talaga na, di ba? Sobrang ano talaga. Sayo tayo sabay.
Kalagawa, ha? Sasayo tayo sa bay. Eh, sabi mo, nirarayuma ka na. Hindi, yun, yun. Oh, kaya, alam nyo, lagi po akong naka-BG sa mga live nyo po. Hindi lang talaga ako minsan nagko-comment. Tamad po talaga ako mag-comment. Kahit sa live nila, ano, kahit sa live nila, Kenzie Bay, yung mga The Quartet, talagang nanonood po ako niyan. Nanonood ako, naka-BG po ako. Diba? Oh, si Aray kakanta, tayo sasaya. Ayan, pwede yan, pwede yan. Ano? Uy, pwede yan. Mm. Diba? Ganun, ganun, ganun ako. Kasi inilalagay ko lang sa lugar. Inilalagay ko lang din sa lugar yung sarili ko. Pag alam kong medyo binabastos, aba, eh, syempre, yun lang yung ano, yun lang yung tanging, ito lang yung tanging paraan para makapagsalita ako dito. Kasi ayoko din namang mangulit sa live ng iba. Ayo, kaya lang minsan pag may kaaway ako, dun sa live ko, dun tayo mag-away. Diba? Oo. Oo. Kaya, alam ko kung, syempre, pag mga tao mga re-respetohin natin, kailangan naman talaga nating respetohin. Kailangan may respeto din tayo. Hindi yung babastusin natin yung live ng bawat ng iba na aakyat, tapos kung ano nung sasabihin, aakyat, magiinom, magyoyosi, o kaya kung ano nung mga kino-comment sa live na hindi naman totoo, na paninirampuri dun sa host, pangit yun. Diba? Ana Ponsi, mega love shoutout. Grabe yung mga sinabi mo kanina, Ana Ponsi. Nakikinig ako sa iyo kanina. Iba ka talaga. Oh, ayan pa. Quiz dapper. Oh, ayan si Ana Ponsi. Ayan pa. Oh, baka sabihin mo nagbibiro ako. Oh, ayan pa, isa pa yan si Ana Ponsi. Isa pa yan magpapatotoo. 'Di ba? Grabe. Asnig. Sana makinig siya sa iyo, no? Ah, 'di ba? Kasi kailangan tayong rumispeto. Hindi po tayo perpekto, 'di ba? Ulysses, mega love shoutout. Girl version mo, boss. Oo nga, eh, parang nakikita ko yung girl version ko kay Ana Ponsi kanina, grabe. Oh, 'di ba? Yan yung mga tina mo pag nakikita ko yung ganyan, talagang humahanga ako sa mga yan, matapang eh. May lugar yung pagiging matapang. Hindi na kasi natin kailangan magpagabyado sa iba. Hindi na uso ngayon yung pag sinaktan ka ng isang beses, okay lang. Pangalawang beses sinaktan ka, okay, may chance pa rin. Pangatlong beses sasaktan ka ulit, sige, bigyan pa rin kita ng chance. Hindi na pwede yun. Diba? Hindi na pwede yun. Kailangan marunong na rin kayong lumaban. 'Di ba? Especially kung meron namang sinasabi sa inyo na hindi naman totoo. Kailangan lumaban kayo. 'Di ba? Ayan, galit din 'yan kay ano, kay Winox, Queen's Dapper, si Ana Ponsi. O, 'di ba? Nakita mo, oh, napakabastos. Iba ka talaga. Grabe. Dati pa tweetams ka lang sa live mo, Ana Ponsi, ha. Pakanta-kanta ka lang, ha. Ngayon iba na datingan mo. dati chance, ngayon kulungan na. Grabe, grabe talaga yung gumawa. Grabe talaga yung ginawa niya. Kahit ako, lalaki ako, hindi ko kayang gawin sa babae yun. Ang dami kong naging jowa, ang dami kong mga babaeng naging kaibigan. Saksi na yung last na live ko na nakita niyo naman yung mga kaibigan kong babae na nakasama ko sa sayaw. Diba? Oo, patwitams kuya, pero layo na ako. Yun ang gusto ko, diba? Diba? Oh, 'di ba? Yun. Ganun yung inaano ko, 'di ba? Ay, magaling kumanta to, Quiz Dapper, si Ana Ponsi, magaling kumanta 'yan. Magaling din talaga. Grabe, grabe, magaling kumanta 'yan. Oo. Tama 'yun. Kung may nangyari sa 'yun, dapat ikaw na. dapat ikaw nag-ahabol. 'Di ba? Grabe, sobra. Sobrang nakikinig ako kanina habang nagda-drive ako. Hindi ako makapag-comment, pero grabe. Sobra yung mga sinabi mo. Astig. Diba? Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na, Winox. Kasi kung hindi ka pa titigil, baka subpina na ang pumunta sa bahay ninyo. Oh, baka hindi mo alam ang subpina.
Research mo muna. Baka hindi mo alam yung subpina. Kung nakikinig ka man, Winox. Love letter. Love letter galing kay attorney. Dito lang ako makaligo. Nako, quiz dapper, kung alam mo lang talaga. Hindi ko alam kung alam mo yung nangyayari kay RA. Sa totoo lang, ngayon ko lang to sasabihin, grabe. Grabe yung pinagdaanan ni RA Garcia sa kanya. Alam mo yon yung ano, alam mo yon yung anong tawag doon, yung parang stress. Alam mo yon, stress, tapos pag-iisip niya. Kung alam mo, sa totoo lang, Quiz Dapper, kung nakikita mo siya nung unang nagbanta si Winox na magpapakamatay, grabe, si RA. Talagang sabi niya, boss, Kuya M, ano, totoo kaya yun? Ganto. Kaya nabibigyan niya ng chance eh. Ayun, grabe yung trauma. Ito ha, totoo to. Ang tagal naming nag-uusap niyan. Ako yung, hindi po sa nagyayabang ako or hindi po sa pinagmamalaki ko. Ako po yung nakakausap ni RA Garcia nung time na yon. Apat na oras kaming nag-uusap para lang ipapatunayan ko kay RA na hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Binibigyan ko siya ng ano, grabe kami mag-usap niyan. Minsan may mga times na umiyak. Pero lahat po yun, hindi ko po sinasabi sa inyo. Never ako nagbabanggit dito kasi respeto sa pinag-uusapan namin. Kung meron man silang pinag-uusapan, well, hindi ko naman dapat kailangan pang tanungin kasi respeto na lang din. May kanya-kanya naman kasi tayong privacy. Kapag nagtiwala sa iyo yung isang tao, pahalagahan mo yung tiwala sa iyo ng tao. Kapag may sinabi sa iyo yung tao na yon na masela, na bagay, or na dapat hindi ilabas, huwag mong ilabas. Diba? Ganun yun. Alam mo, Kuis, kung alam mo lang talaga, grabe yung ginagawa. Ngayon, tinan mo, natuto na siya. Wala na siyang pakialam kahit ilang beses sabi, kahit nga tumalon na sa ilog yun, wala na siyang pakialam. Di ba? Di ba? Grabe, sobra. Alam nyo, nakikita nyo lang si RA na masaya sa live niya. May mga times na, eto ha, hindi ko alam kung napapansin nyo, may mga times, ngayon ang ganda ng aura ni RA Garcia eh. Oo, may mga paluhod-luhod pa yan sa miss ko. Miss ko. Na ngayon, nakakapag-reel siya. Mapapansin nyo, ang dami niyang reels. Dati, walang mga shorts video yan. Oo. Kasi may pumipigil sa kanya. Eto, seryoso to. Totoo to. May pumipigil sa kanya. Oo. Actually, sa totoo lang, yung ibinibintan ni Winox ni na kinokontrol ko or kinokontrol ng iba, si RA Garcia, siya ang gumagawa nun. Ikaw ang gumagawa nun, Winox. Diba? Ngayon, malayang-malaya si RA Garcia kung anong gustong gawin niya. Bakit? Wala nang pakialam. Hindi ka tulad dati. Na pag may sinabi ka sa kanya na, saan ka pupunta? Akala ko ba partners in crime tayo? Ito namang isa, ay, sige, hindi na ako lalabas. Ngayon, natauhan na siya. Hindi mo na makuha. Wala na yung partners in crime nyo. Kasi may crime ka na. Magkakaroon ka ng bagong partners in crime sa kulungan. Malakas ang loob mo. Sinasabi ko sa'yo. Ay. Oh, ayan, ang mukha katuloy timang. Oh, diba? Ilang beses na yan. Ito pa, baka hindi nyo alam. Ito dito, na bad trip talaga ako kay RA. Kung natatandaan nyo, last month ba or December, kinamusta niya yan. Totoo! Alam nyo, nagsasabi yan sa akin, Boss 14, ano, kamustahin ko kaya? Kasi baka mamaya may sakit talaga. Pero sabi, may sakit. Ewan ko ha, pero ako hindi ako naniniwala. Kinamusta. Alam niyo kung anong sagot? Kinamusta niya si Winox. Alam mo kung anong sagot? O ayun, nagwala sa live niya. Sabi mo ako lang, sinungaling ka. Sus, Marianong garapong punong-puno ng lemon. Kinamusta ka na ng bad trip ka ba sa LS? Kaya ano sabi ko kay RA, 'di ba? Sabi ko sa iyo, boss, madam,
pabayaan mo na. Huwag ka nang magparamdam. Nagparamdam ka, napasama ka pa. wala nang makikinig. Wala nang makikinig sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, Inox. Grabe. Sayang yung mga pagkakataon na ibinigay sa'yo. Ang dami mong chance pero pinabayaan mo. ngayon, nandamay ka ng maraming tao. Akala tuloy nila, hindi totoo yung sinasabi ko dito. Dito lang ako nakakapagsalita tungkol sa'yo. Diba? Buti pa is daw. Diba? Diba? Alam mo, sa totoo lang, kung meron mang nakakahiya dito, ikaw yung nakakahiya. Huwag mong laging sasabihin sa amin na, lagi naman kayo nagkakampihan, Kuya M. ni Aray Garcia. Paano lahat ng sinasabi ni Aray Garcia, totoo? Lahat ng sinasabi niya sa akin, may ebidensya. Ikaw, kailan ka nagsabi sa akin ng totoo at may ebidensya? Ala. 2024 na, wala ka pa rin ibinibigay kahit isa. Di ba? Yung buntis issue, nasan na? Nanganak na ba? Ilan taon na yung bata? Ha? Baka nakita mo lang busog tapos tumain. Nakita mo lang busog tapos tumain. Ikaw naman. Ayan, sinasabi ko sa iyo. Nasaan yung ano? Nasaan yung sinasabi mo na kinokontrol? Baka naman nananaginip ka lang na may robot. Purong paitlog ko yan. Nadadali ka tuloy. Tsaka, naku, Diyos ko, dami naghahanap sa'yo. Ayan, si Best Friend, hinahanap ka, Winox. Mukhang ibinigay na sa'yo. Busog lang. Jan Carol. Marami ng chance na ibinigay. Totoo po. Marami na pong chance na ibinigay si Aray Garcia sa kanya. Actually, alam mo nyo, hindi ko rin naman masisisi si Aray dahil siya yung nakasama niya na una. Halos naging close talaga sila. Naging malapit sila sa isa't isa. Naging malapit sila sa isa't isa. Naging ano sila. Hanggang sa dumating na... Marami pong issue. Ayokong magsalita dito about sa kanila kasi alam ko naman po, simula sa una hanggang sa ngayon, alam ko yung issue. Pero ayoko nang magsalita dahil lumalabas din naman sa bunganga niya. Di na ako maniningil. Wait ko na lang sa... Diba? Wait ko na lang sa obituary. Baka hindi mo alam yung obituary, pakisearch na lang din. May internet ka, wala ka internet. Nako, maghanap ka ng mahihiraman. Sus, Marianong Garapon. Kung close tayo, bigyan kita pang internet sa... Kaso hindi naman tayo close eh. Binlock mo na ako eh, hindi na tayo close. Anyway, magalap, shout out po sa inyong lahat. Diba? Ang swerte mo ha. Buhay ka pa pero may ano ka. Buhay ka pa pero may ano ka. Tingnan nyo yung sabi ni Jane Barona. Ako din, Miss Ana, hayaan na natin. Sinayang niya yung tiwala. Tiwala naman eh. Yan ang unang-una dapat ibinibigay nyo sa mga kaibigan nyo. Yung trust. Hindi po yung trust na strawberry flavor. Kasi mamaya, ang ibigay nyo sa mga kaibigan nyo, yung trust na strawberry flavor, hindi po yun. Tiwala po ang sinasabi ko, mga kaibigan. Liligo ka na? Quiz dapper, sinabi ko lang yung kanina, baka mamaya na-offend ka. Pasensya na. Inano ko lang kasi totoo talaga yung sinasabi ko. Kahit itanong mo kay Aray Garcia. Kaya inano ko lang yun. No? Ligo ka na. Sige, ayan. Ay, maraming salamat, Quiz Dapper. Quiz Dapper po, tuwing Sabado po, nagla-live po yan. At nako, Diyos ko, ang daming mga galing na singer sa kanyang live stream. Diba? Tiwala. Baliwala sana pera. Tama naman eh. Basta tiwala. Basta may tiwala ka. Diba? Minsan kailangan mo rin talagang magsabi. Kung hindi mo kaya magbayad pa, magsabi ka. Ako nga. Meron nga akong pinagsabihan. Hindi ko kaya magbayad pa eh.
Maraming salamat din. Ayan, sobrang salamat. Pasensya na kanina, ha? Baka mamaya na ano ka. Di ba? Pero totoo lahat ng sinasabi ko dito. Ayan, nakita mo naman, ang dami na ebidensya. Di ba? Ganun lang, di ba? Yun lang, yun naman eh, hindi alam nyo minsan, kapag nagsasabi ka talaga ng totoo, ganito yan eh. Una-una, kapag ibinigay mo yung tiwala mo sa isang tao at nagtiwala sa'yo, may kasalanan ka man o may nagawa ka mang hindi maganda, nagsabi ka ng totoo at may tiwala sa'yo yung tao, sa una magagalit. Pero tatanggapin ka niyan. Diba? Oo. Oh, diba? Malaki, maliit, basta utang bayar. Ganun. Pag hindi kaya magbayad, pwede naman makiusap eh. Ngayon, pag kailangan, gumawa ng paraan. Kaya sa lahat ng ng inuutangan ko diyan, pasensya na kayo. Hindi mo na ako kabayan. Ay, mga love, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng mga nandito, mga kaibigan. Maraming salamat po. Ayan, oh, salamat sa lahat. Sobrang napaka, alam niyo, napaka, ako kahit ako nababad trip talaga ako sa mga sinasabi niya. Diba? Sobrang nababad trip ako. Kung alam niyo lang, or sabihin na lang sponsor. Sponsor. Oo, diba? Si Jane Barona, nag-i-sponsor yan. Sobrang salamat sa lahat ng mga sa lahat ng mga nanood at nakikinig po sa akin, no? Sana lang, ewan ko po kung anong gagawing action ni RA Garcia regarding sa kanya, pero sa mga sinabi ni Ana Fonsi kanina po sa live niya at sa sinasabi ko ngayon, well, sabi ko nga sa kanya, bigyan natin ng leksyon, bigyan mo ng leksyon. Kasi hindi siya titigil eh. 'Di ba? Wala na eh. Kung siya nga hindi siya naaawa sa sarili niya, bakit maaawa pa tayo sa kanya? Kung ganun lang naman ang gagawin niya palagi. 'Di ba? Walang ibang sumira ng kanyang buhay, walang ibang sumira ng sarili niya kundi siya lang. 'Di ba? Walang ibang sumira sa kanya kundi siya lang. Actually, wala naman ito ha, kung tutusin, wala naman talagang kasalanan si RA. Walang nagbago kay RA. Ngayon, nagbago si RA dahil sa kanya. Nawala na yung maraming chance niya sa katawan niya, sa totoo lang. Ba? Diba? Nawala na. Oo. Ba? Diba? Bigyan talaga ng sample. Tama. Para matuto. Kasi, malay mo, after ni RA, meron pang sumunod. So, hindi natin masasabi. Ba? Diba? Ba? Diba? Hindi natin masasabi. Diba? Kailangan minsan bigyan natin sila ng ano, bigyan natin sila ng na minsan ang tao kailangan bigyan natin ng sample para matuto. Especially kung sarili mo na nilalait-lait ka na, pinagsasabihan ka na ng hindi maganda, ginagawang ka na ng hindi magandang kwento, aba kung papabayaan mo pa 'yon, mas kawawa ka kasi hindi natin alam baka mamaya may taong maniwala. 'Di ba? May taong maniwala, tas bastusin ka kasi binabastos ka niya. 'Di ba? Oh, hindi sa lahat ng bagay lagi tayong magbibigay at magpapatawad. Hindi naman po masamang magpatawad. 'Di ba? Pero sana oo, tama. Ginawa ka pa talaga mas mahirap, 'di ba? Lahat na lang binibindang sa iyo, 'di ba? Hindi po masamang magpatawad, pero depende po dun sa taong patatawarin niyo. Minsan kasi kapag pinatawad niyo yung tao, uulit at uulit pa. 'Di ba? Kaya nga yung iba hindi na nagbibigay ng chance. 'Di ba? Sana kapag dumating yung point na natauhan siya, eh magbago na siya at bumalik siya dun sa dating Winox ni na nakilala natin nung una. No? Sana kung may pagkakataon, actually, kung may pagkakataon, bakit hindi? Di ba? Di ba? Bakit hindi? Oh, kung nakikinig ka ngayon, mag-isip-isip ka na kasi sigurado na. Sigurado na si Ari sa gagawin niya.
di ba? Sana magbago ka na. Yun lang naman ang nire-request namin sa iyo eh. Di ba? Rumispeto ka sa babae na dapat respetuhin. Gumalang ka sa mga dapat mong igalang. Hindi ako nagpapayo sa iyo dahil perpekto akong tao, hindi. Hindi ako perpekto, lagi kong sinasabi. Meron din akong kagaguhan sa katawan. Kaya nga ikaw ginagago kita eh. Ah, di ba? Di ba? At 'wag mong ibintang sa ibang tao or kay Aray Garcia yung pagiging desperado mo ngayon, yung sinira, kung ano man ang sinira sa'yo, huwag mong gamitin yan or huwag mong ibintang yan sa ibang tao dahil tama yung sinasabi ni RA o kung sino man pa nagsasabi sa'yo na walang ibang sumira sa buhay mo kundi ikaw. At eto pa ang isa, huwag kang gumawa ng isang bagay na idadamay mo pati pamilya mo. Sarili mong pamilya, hindi mo na nire-respeto sa ginagawa mo eh. Dinadamay mo pa. O, di ba? Sira talaga ulo mo. Di ba? Biruin mo pati pamilya mo, dinadamay mo sa kagaguhan mo. O, di ba? Rumispeto ka sa... Kung wala ka ng respeto sa sarili mo, respetuhin mo naman kahit pamilya mo. Sasabihin mo, ang dami-dami mong sinasabi, hindi mo makuha gusto mo, kaya pati pamilya mo, dinadamay mo. Tanga ka ba? Kung nagtatanga-tangaan ka lang. Di ba? Umayos ka. Palalaki mong tao kung ano nung mga pinagsasabi mo. Hindi mo makukuha sa ganyan. Alam mo, eto lang sasabihin ko sa'yo. Winox ni makinig ka. Kung nakikinig ka man. Hindi mo makukuha sa ganyan. Yung gusto mong makuha. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na sinasabi sa'yo yan noon pa. Kung gusto mong makuha yung isang bagay, paghirapan mo, hindi yung ganyan. Nasisiraan mo. Kunin mo sa magandang paraan, hindi sa ganyang paraan na maninira ka ng tao. Diba? Kung meron man talagang mas nakakakilala kay Aray, dapat ikaw yun, gunggong. Anong ginawa mo? Siniraan mo yung taong binigyan ka ng pagkakataon, sinira mo yung taong tumulong sa'yo, sinira mo yung taong binigyan ka ng pagkakataon na makarating sa Maynila. 'Di ba? Sinira mo yung taong lahat na lang, hindi ka matiis. 'Di ba? Sira cellphone mo. Sinong tumulong sa iyo? Nasira yung sound card mo. Nagyabang ka pa. Pinadala na sa iyo, ayaw mo pang tanggapin. 'Di ba? Oh, lahat na lang dinadaan mo sa paawa effect. Lahat kaya, akala mo lahat ng tao kaya mong anuhin. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko. Siya yung lalaki na nakita ko wala ka pride, wala nang pera pati utak na wala. Sana maging kapos eh pero may pride din. 'Di ba? O tama naman 'i. Eh. Wala ka nang pera and ang pride mo pa, 'di ba? Pabulain mo yung pride mo. Baka sakaling o kaya ibenta mo 'yan, baka sakaling magkapera ka. 'Di ba? Hindi ako nagsasalita dito dahil perpekto akong tao, ha? Hindi ako nagsasalita dito dahil perpekto akong tao. Nagsasalita ako dito dahil dumidepensa ako, dinidepensahan ko yung mga yung babae at yung mga babaeng niloko mo. Yung mga babaeng kung tutusin, ikaw ang nagpaasa. Oo, pinaasa mo sila na magiging tunay kang kaibigan. Pero anong ginawa mo? Matalino pa aso ko. 'Di ba? Ang swerte mo na kung tutusin. Ikaw lahat ang nakatanggap ng swerte pero buwisit ka. Ikaw na ang nakatanggap sa lahat ng swerte, ikaw na nakasalo pero ewan ko ba kung bakit binitawan mo pang buwisit ka. Oh, 'di ba? Oo, 'di ba? Sobrang sobrang ewan ko, hindi ko alam kung anong dapat pang itawag sa'yo. 'Di ba? Alam mo 'yun, binibigyan ka na ng pagkakataon para magbago pero ayaw mong magbago. Hanggang ngayon ganun pa rin yung style mo. Papasok sa live ni Aray Garcia, kung ano-anong sasabihin, gagawa ng
gagawa ng ibang dummy account, kung ano-anong sasabihin. O kaya, makikipag-usap sa kaibigan, sabihin, gumawa ng dummy account, mag-comment. May mga pa-style-style ka pa noon na, anong ginawa mo sa kaibigan ko? O, di ba? O, kasi anong ginawa mo sa kaibigan ko? Mahal na mahal ka ng kaibigan ko, pero anong ginawa mo, hindi namin makita. O, tapos ngayon, hanggang ngayon, buhay ka pa. Di ba? Nabenta channel mo. Balita ko nga, nabenta daw channel mo. Sarcastic idiots. Yung pala, hindi. Ayun, na-demonetize ka, di ba? Oh, the karma is real. Oh. Karma is real. Di ba? Silver tones. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ako in love sa'yo. Yan ang una ko natutunan sa gitara, Silver Toes. May magalam, shoutout po sa lahat ng mga nandito mga kaibigan. Ha? Maraming salamat sa lahat. Sobrang salamat po sa inyo. Grabe, salamat talaga. Diba? Ito pong sinasabi ko dito, ito po, lahat po ng sinasabi ko ay sinabi ni Ari Garcia sa live po niya kahapon. At ako po ay nagsasalita lang bilang pagsuporta po sa kanila at sa mga babaeng niloko niya. Bilang isang lalaki na may respeto, di ba? Kaskas na mukha mo sa sinabi. Bilang isang lalaki na may respeto sa mga babae, ako po ay nagsasalita. No? At bilang isang YouTuber at live streamer na rumirespeto din sa mga ibang live streamer na binabastos nitong si Jerry Boy Diso, isa ka pa, ako ay nagsasalita dito. Kahit anong sabihin nyo sa akin, dalawa, kupal, epal, inggit lang kayo kasi ako may trabaho, may pera. Kahit maraming utang, may pera pa rin. At least ako, hindi ako nang babastos ng ibang live stream. Oh, di ba? Oh. Kaya kahit sabihin yung epal ako, lalo ka na Jerry Boy. Hindi kita titigilan. Kayong dalawa, hindi ko kayo titigilan. Oo. Oh, di ba? Kayo ang magbago, hindi ako. Kasi ako, never akong nambastos. Dito lang ako nang babastos. Ah. Dito lang ako nang babastos ng mga dapat bastusin. Okay? Kung gusto niyo mag-inom sa live, kung gusto niyo po na may kasama kayong kainuman sa live stream at nagyoyosi, paangatin niyo si Jerry Boy. Di ba? Feeling poging-pogi sa ginagawa niya. Sila 'yon, kupal at epal, sila 'yon talaga. Yung sinasabi nila sa akin, sila 'yon. Kupal at epal. Oh, 'di ba? Oh, kasi naiinggit, actually may inggit sila sa akin. Oh, paano hindi ba naman maiinggit lalo ka hapon, inamin ni Ari Garcia. Sabi niya, oh, lagi kami magkausap niya ni Boss Kuya M. Sabi ni Jerry Boy, sana all. Paano ka kakausapin Diyos ko? Paano ka kakausapin Gusto mo usapang lasing? Ang hinahanap ni Ari Garcia, yung makakaintindi sa kanya. Yung kaya siyang ipagtanggol. Hindi yung aakyat sa live tapos magyoyosi at magiinom. Oh, 'di ba? Paano ka kakausapin pagkausap ka palagi, wala kang ibang Ari, nakita mo ba? Friend, nakita mo ba? Friend, nabasa mo ba? Oh, 'di ba? Isang beses nga tinira ka ni Ari na bad trip sa iyo. Ipa-private ko na lang yung video ko kasi hindi mo tinignan. Wow! Artista! Artista ka. Di ba? Ah, lodi mo ba 'yon, Crispy Fry? Lodi mo ba si Winox? Oh, nagbura ka pa, ha? Lodi mo pala yun, ha? Oh, kaya pala ganyan ka magko-comment, ha? Oh, lodi mo pa yun, ha?
Oh, sige. Oh, baka parehas kayo ng ugali. Oh, baka nag-i-spy ka dito, crispy fry. Oh. Lodi mo pala yun. Oh. Oh, dati. Buti naman, dati. Oh, wag mo nang gayahin kasi hindi na tama yung lodi mo. Maghanap ka na ng ibang lodi. Oo. Nakita mo pinaggagawa. Oh, na, ikaw mismo, lodi mo 'yon. Ikaw, itatanungin kita, Crispy. Oh, nakita mo pinaggagawa kahapon, nandun ka kahapon, anong pinaggagawa ng lodi mo dati? Oh, bilang isang lalaki, sa tingin mo tama ba 'yon? Hindi, 'di ba? Oh, kaya nagsasalita ako dito. Diba? Kung mahal nyo si R.A. Garcia bilang ka-artista, bilang R.A. Garcia, unang-unang sasabihin ko sa inyo, respetohin nyo. Yun lang. Gusto nyo maging kaibigan si R.A.? Gusto nyo nga makasama si R.A.? Alam nyo ang Team MM, ha? Alam nyo ang team MM, ha? Nakasama na si R.A. Garcia. Sobrang tuwan-tuwa sila. Lahat ng sinabi nila, ha? Napakaganda. Lahat ng kinuwento nila sa akin, napakaganda. Diba? Ibang tao talaga magsasabi sa inyo kapag mabait ang isang tao, maganda na, mabait ba? Ibang tao magsasabi niyan. Diba? Kaya kung gusto nyo maging kaibigan si R.A. Garcia o kung sino ang babae, kahit si Ana Fonsi, si Jane Barona, kung gusto nyo maging kaibigan yung mga babaeng YouTuber, una nyong gawin, respetuhin nyo. Huwag nyong bastusin. Okay? Hindi masamang humanga. Kahit ako, aaminin ko sa inyo, crush ko dati si R.A. Garcia. O eh, naging magkaibigan kami, sana wala na. Hindi masamang humanga. Si Ana Ponce, crush ko yan dati. Di ba, binibiro pa kita dati? Oh. Hindi masamang humanga, pero never ko silang binastos. Never ako nang bastos sa kanila. Okay lang na sila mambastos sa akin. Diba? Ang ganda kaya yun. Yung re-respetohin mo yung babae tapos babastusin ka. Ang ganda nun. O, diba? Maganda yun. Oo. Re-respetohin mo yung babae tapos ikaw babastusin. Ang ganda nun. O. Kasi, o, kaya nga, kung love mo si Rose Ann, respeto. Kasi, pag hindi nyo nirespeto yung mga babae, ako ang una-una yung mga kalaban. Diba? No problem diyan, dami din akong crush. Oo nga eh. Minsan napapahiyaw ka eh, no? Di ba? Wala namang problema sa crush kasi umaangal lang 'yan. Pero yung respeto dapat. No? Kaya nagiging magkakaibigan tayo sa live stream, sa YouTube dahil gusto natin magkaroon ng mga kaibigan. Okay? Pero kung wala kayong respeto, puro kabastusan kayo at binabastos niyo na yung isang babae. Ah, hindi na maganda yan. Diba? Oh, yung isang bumastos nga kay R.A., pasalamat siya. Hindi ko siya pinapatulan. Oh, kung pinatulan ko siya, nagdadasal pa naman siya tuwing Linggo. Okay lang yan, Crispy Fry. Oh, basta sana hindi mo na idol si Mino. Diba? Yun lang naman eh, respetuhin po natin lahat ng babae. Tayong mga lalaki ang dapat nagbibigay ng respeto sa mga babae kasi hindi nyo alam kung gaano sila kasarap maging kaibigan. Tama nga yung sinabi ni R.A. Garcia na minsan hindi mo akalain na kung sino pa yung hindi mo ine-expect na maging kaibigan, yun pa talaga yung magiging kaibigan mo at yun yung magiging kaibigan mo na pagkakatiwalaan mo. Di ba? Diba? Wala kasi natitigo. Mukha may superpower over mega to the max ka. Ana Ponce. Diba? Diba? Dapat po ganun. Okay? Kahit kanino, kahit sa Team MM, kahit sino man yan, mapabata man sa inyo, mapamatanda man sa inyo, respetuhin po natin yung mga babae. Respetuhin natin yung bawat isa. Kahit may mga yung mga lalaki na dapat naman talaga respetuhin, may mga tao tayo na dapat respetuhin. Pero pag
Pero ako kasi, pagkabastos-bastos kasi, bastos din ako, syempre. Alam ka naman, rirespetuhin kita, tapos babastosin mo ako. Napaka-unfair nun. Di ba? Uy, M-Vlogs, may naka-BG. Shoutout mo sila pa ulit daw ng strawberry flavor. Ayan, mega-mega love shoutout sa mga naka-BG. Lalo na yung mga naka-BG dyan. Ha? Baka may mga strawberry flavor kayo. Oh, sa lahat ng mga strawberry, sa lahat po ng mga mahihilig sa strawberry flavor, bibili sana ako ng strawberry, hindi ako umabot sa tindahan. So shoutout sa mga ano, sa mga naka-BG, mega-mega love shoutout, ha? Oo. Strawberry flavor ang topic po natin ngayon. Napakasarap po ng strawberry flavor. Sana ako din mabigyan ni RA ng strawberry flavor sa 7-Eleven. Opo. Gusto ko yung pagpasok mo ng 7-Eleven, yun agad ha. Hindi, yung ano, yung chocolate, may chocolate kaya do 7-Eleven pagpasok. O, di ba? O, di ba? Kayo, huwag kayong mag-iisip ng masama. Ah. Oh, mag-iisip ng masama. Oh, kaya siguro kaya hindi tayo nagkita. Aray Garcia. Kasi baka may dali mo ako sa 7-Eleven. Ayoko na. Team MM, kayo na lang makipagkita kay Aray. Natatakot. Ngayon ako na rin natatakot. Mamaya pag nagkita kami yan, dali na ako yung 7-Eleven. Boss Wandering Soul! Mega mega love, shout out! Ba't ngayon ka lang pumasok, Boss Wandering Soul? Salamat, 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 ha? Oo, ayan. Boss Wandering Soul, mega mega love, shout out sa'yo. Nako, Diyos ko. Oo. Mabili, mabenta ang aking strawberry flavor, Boss Wandering Soul. Ay, nako! Nako, Diyos ko. Ayan. Andito ka din pala. Nako, Boss Wandering Soul. Grabe, sobra. Na kanina pa. Oo, kanina pa mabili ang aking strawberry flavor. Oh. Next time, itry nyo naman yung chocolate. Isip na yan. Ayan, wala pong problema. Ayan, Boss Wandering Soul. Marami salamat din sa pagbisita, ha? Basta, wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Winox. Kung meron man po talaga kayo na gustong paniwalaan, at kung meron man po kayo na gustong malaman na totoo, sa mismong bibig po ni ka-artista, ni Ari Garcia, magsasalita po yan kapag nabadtrip na yan. Pag nababadtrip na yan sa live niya, nagsasalita na yan. Tinan nyo kahapon, nagsalita. At sisigundahan ko po yan kasi ngayon po, sasabihin ko sa inyo, lahat po ng problema ni RA dati sa akin po niya sinasabi. At syempre, pag inilabas niya, ilalabas ko din. Hindi ko naman pwede. hindi ko naman pwedeng ilabas ng una, baka magalit sa akin 'to. So kung ano man po yung nasasabi niya sa live niya at kung ano man po yung nasasabi ko, totoo po yung sinasabi namin. 'Di ba? Totoo po yung sinasabi namin. Kaya po kung ano man po yung nababasa, kung ano man po yung nabasa niyo doon sa sinabi ni Winox kahapon regarding doon sa strawberry flavor na yun. Huwag kayong maniniwala. Hindi po totoo yun. Yung mga pa sinasabi niya, mga pa ganun-ganun. Wala na po kasi siyang masabi. Halos lahat kasi ng kasinungalingan sinabi na niya noon pa. Way back pa, last 2 years na yata. Lahat ng kasinungalingan po tungkol kay RA nasabi na po niya. Ni minsan hindi po siya nagpakita ng ebidensya or pruweba na totoo po yung lahat ng sinasabi niya. Diba? Buntis issue na may jowa siya na ganito, kaya ganto, kaya ganyan. Ah, gusto din ng strawberry juice. Mukhang favorite nga yung strawberry. Maghahanap nga ako ng strawberry juice. Kaso wala dito strawberry juice.
Oo. Mamukat mo, meron akong mga strawberry dito sa likod. Oo, buisit ka, Winox. mukha sa likod. Mukha nga eh. Biglang bumabanggit sa live ng ganun eh. Di ba? Yung strawberry flavor. Nakadag! Strawberry flavor. Oh, sige, kung totoo man yun, ang tanong, ikaw ba bumili? Baka mamaya, pinabili mo pa. Gagamitin mo na lang, pinabili mo pa sa iba. Buisit ka. Di ba? Ayun na, we. Oh, Diyos ko, nakaka-bad trip yun, no? Yeah! Yeah! Kadiri yun kung totoo man yun. Hindi yun yung point. Ay, nandito po ako sa Cambodia. Nasa Cambodia po ako ngayon. Matagal na po ako dito sa Cambodia. Matagal na. Umuwi ako nung 2021, no? Tama, 2021, 2022. Basta umuwi po ako 2022. Hindi po kami nagkita ni RA. Baka ibili niya po ako ng chocolate flavor. Ay, ang favorite ko po, chocolate eh. Chocolate. Ako, gusto ko. Meron ka ba dyan? Hindi ako Boss Mandri, iba tuloy yung masasabi ko. Wala, meron, strawberry flavor? Meron, ayun o. Ina, saglit lang. Ayan o, strawberry flavor o. was wondering, ready ako ha. May strawberry flavor ako. Whopper nga lang. Hindi, favorite ko kasi strawberry flavor. Actually, yun yung favorite kong prutas. Strawberry. Oo. Pero minsan, hindi ako... Yung mga strawberry flavor, hindi ko favorite yun. Oo. Lalong-lalo na yung, ano, yung ice cream. Ikaw kasi. Hindi, ano, nabati. Ano to, galing to sa, ay, oh, Richie's. Tama, Richie. Ba't mo alam? Okay, mahilig ka rin sa strawberry flavor. Was wondering, ikaw ha, mahilig ka rin sa, ba't ang hilig natin sa strawberry flavor? Was wondering, gusto daw niya. nako, hindi ako bumibili nun eh. Was wondering, mas masarap pa rin talaga yung ano, natural. Oy, alam mo yan, ka-artista. Alam mo yan. Oo, pag nauwi ako sa Pinas, hindi ako nabili ng ganun. Kaya nga, kaya nga hinahabol-habol ako nung mga mini-meat ko sa Pinas. Oo. Ayaw nila ng may flavor, gusto nila natural. Visit kayo. Kakasabi ko lang ng respeto para na po, para kabastusan na yung pinag-uusapan natin. Si Boss Wondering, ikaw talaga Boss Wondering ha. Ikaw ah. parang na try mo na. Hindi ko ba kasi ano. Mas masarap ang bigay, hindi ang mukha nga Boss Wondering. Mukha nga ano eh. Mukhang nasarapan si Minox, kaya binigyan mo ba? kaya binabanggit siguro dahil bigay. Ay, iba ka talaga ka-artista. nagkita na ba kayo niyan? Boss Madri, nagkita na kayo? Huwag ka makipagkita kay Ari, ha? Baka bigyan ka niya. Baka papiliin ka niyan. Wala kasi ipapakain. Was wondering, baka daling ka 7-Eleven yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, pag niyaya ka 7-Eleven, huwag ka pumayag. Ewan ko sa inyo.
Ayan, nagdadalawang isip tuloy ako. Parang ayoko na talagang umuwi ng Pinas. Parang ayoko na makipagkita kay RA. Oo. Oh. Baka dali, excuse me. Baka dali na ako 7-11. Boss 14, punta tayo 7-11. Ay, wag ka pupunta dito. May 7-11 dito sa Cambodia. Buti na lang hindi kayo natuloy. Mayayain mo ako sa 7-11 dito. Oo. Malamang. Ala, kita ba kayo sa Cebu? Oh, hindi ka naman dinala sa 7-11. Hindi ka naman dinala sa 7-11. Oh, pag niyaya ka ulit, pag nakita kayo, ha? Huwag mong tawag? Huwag kang papayag, ha? Oo. Ayaw, ayaw, mega love, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Pag-uwi ko, host. Ako magbigay sa inyo. May, yun lang ka ba? May tusok-tusok? Yun lang ka ba? May tusok-tusok yun? Was wondering, may tusok-tusok ba yun? Mahirap isuot yun. May tusok-tusok. Anyway, ayan, maraming salamat. Ay, Ana Ponzi, salamat sa inyo, ha? Boss Wandering, maraming salamat din. Sobrang salamat. Ayun. Sana, eh, mag-ban. Alagay, strawberry. Winox, ang galing mo. Iba ka talaga, Winox. Iba kang gumawa ng istorya. Na pag-uusapan. Iba talaga ang poke mo. Ewan ko sa'yo, Ari. Magyaya pala ako sa 7-11 kung may sasama sa akin. Linis na yun. Linis na yun, boss, wondering. Langka flavor, ha? Parang maasim-asim ng konti yun, ha? Eh, wega love, shoutout po sa inyong lahat, ha. Ayan, maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Sobrang salamat. Ayan, Ana Ponzi, Boss Wondering. Ayan, okay. Si Boss Wondering ba nagbigay sa inyo ng pokey? Ayahin ko mga viewers ko bukas sa 7-11, durian flavor naman, baka meron. Ay, nako, durian flavor, ha? Mabango-bango yun. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Matindi ka talaga, Winox. Malakas talaga yung datingan mo. Biruin mo, napauso mo yung strawberry flavor. Dahil sa kwentong kutsero. Yung poke mo ang masarap talaga, promise. Ay, nako, malinamnam ba? Ewan ko ba dyan? Ang hilig sa pokey. Ayan, mega love, shoutout po sa lahat. Maraming salamat. Guys, ako po ay mag-e-end na. Ako po ilalabas. Kung mapapansin nyo, naka-forma. Isang oras lang sana ako magla-live. Inabot tayo ng 2 oras mahigit. No, ako po ay may pupuntahan pa. Alam nyo na. Oo, maghahanap ng ano. Maghahanap ako ng pokey na anong tawag doon? Cheese flavor. Siyempre, pinangakuha mo ba naman? Ang promise ko sa'yo, ayun lang. Papatikim ko ang pokey ko. Anong gusto mong flavor? Ay, nako! Lalo na yung chocolate flavor. Ay, sarap niyan chocolate. Alam niyo, masarap din talaga din. Hindi, ito seryoso. Masarap din talaga yung pokey. Tsaka, chocolate, masarap. Ayan. Boss Wondering, maraming salamat. Ana Ponzi, maraming salamat. Jan Carol, sa'yo din, Crispy. Salamat sa'yo. Sana hindi mo na siya idol.
At syempre sa mga team meme, maraming salamat po sa inyo. Mukbang salamat din. Sobrang salamat. Mukhang busy si mukhang busy si tropang Kenzie. Mukhang nananahimik si Kenzie. Kenzie, huwag kang manahimik, ha? Huwag kang mag-alala. Sabi ko sa iyo, lagi mo akong nasa likod. Pag nagka-problema ka, may problema din ako, Kenzie, ha? Ay, maraming salamat po sa inyo. Sobrang salamat sa lahat. Ah, naka-LS ba? Ayun, naka-LS po si Kenzie. Puntahan niyo po si Kenzie Bay. Kenzie Bay official naka-LS. Alam nyo, sa totoo lang, sa sobrang, sa, tinan nyo ha, sa sobrang kabwisitan kay Winox ni, the more na gumaganyan ka, Winox, the more na nagiging matatag yung pagkakaibigan namin. Tanga ka eh. Hindi, ito, seryoso. Seryoso pong usapan. Napapansin nyo, the more na nagagaganyan siya, the more na mas nagiging matatag yung pagkakaibigan namin nila. Kenzie, dati hindi naman, ngayon, tinan mo. Diba? Sobra kaming mag-anuan sa live. Nung nakaangat kami kay RA, naka-live stream kami. Diba? Diba? Oo, totoo yun. Sa supportahan lang naman talaga. Ayan, nice to... Nakikita na kita, Boss Wandering, sa live ni RA Garcia. Hindi lang tayo masyadong nagpapansinan. Maraming salamat, ha, Boss Wandering Sola. Bira lang ako mag-live, pero ganitong oras po ako nagla-live. 7 p.m. Pinas time, ha, ganun. Mostly na kay RA po ako, nakatambay po ako. Ayan, yung si Tita Bet din po. Supportahan po natin si Tita Bet. Nagla-live na rin po yan. Silent LS. Maraming salamat, no. Oh, sa suportahan talaga, kailangan maging magkakaibigan tayo, no. No, kaibigan, respeto, kaya sobrang salamat sa lahat po ng mga kaibigan ni RA Garcia, syempre. Sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat. Jan Carol, sobrang salamat, grabe. Ito si Jan Carol, napakaano din to. Napakasipag din sumuporta. Salamat po. Good night po sa inyong lahat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na live stream. Puntahan po natin si Kenzie, no. Bye-bye. Keep safe, stay safe. God bless. Peace out. Bye-bye.